una nating pag-uusapan is all about your Facebook page. So I believe lahat naman po ay aware na how to create a page. But for the sake of those members na hindi pa maalam when it comes to kalikutin yung Facebook nila, so ano natin sila? Turuan natin sila, okay? So para po sa mga may page na and para po sa mga marunong na, I hope na meron ako maidagdag na kaalaman para sa inyo. Okay? So, let's start. Ayan. So, first of all, syempre, kakailanganin nyo na Facebook account. Yung personal Facebook account yun. So, in order for you to create a page, okay? Kasi, bakit? Bakit kaya kailangan o bakit ni-require ni Facebook na merong Facebook account yung gagawa ng page? It's because of security. Para alam ni Facebook na yung ginawa mong page is credible ba siya or kung wala kang gagawing masama. So, alam nila na ikaw yung hahabulin, no? Pag merong kang nilabag na batas sa cyber law, no? So, kaya kailangan ng ating personal account. Okay? So, as you can see, ito yung aking Facebook homepage. Yan. So, sa Facebook homepage, kung lahat naman familiar dito sa interface na ito, but let's focus on page. So, dito, sa left side, nakikita nyo naman yung yung mouse pointer na gumagalaw, no? Pa-thumbs up naman, kahit isa lang, para makita ko. Ayan. So, as you can see, dito sa left pane, meron yung page. So, pwede mong bisitahin yung page dyan. Kung meron kang several pages na minamanage, makikita mo, no? Ayan yung mga page na minamanage mo. Okay? Meaning, admin ka dyan sa mga yan. Okay? And kung ikaw naman ay baguhan na gumawa ng page, makikita mo, blanco to, tapos itong green button na ito. Yan. So, yan yung pang-create na page natin. Okay? And dito sa taas, meron din shortcut button, no? How to create a page. So, enough of this button. So, let's create a page. Okay? Yan. So, dito sa next page, makikita nyo is may two options tayo. So, first is yung ating business or brand. So, ibig sabihin, yung mismo i-showcase mo is yung mga products, services na binibigay o ihahandog mo sa mga magiging audience mo. No? So, ano ba yung mga services natin sa IMG? Like mutual fund investments, Kaiser, and financial consulting, financial advising. So yan, so pwede tayong mag-fall into business or brand. So if you want to establish a community or kung ikaw mismo gusto mo i-establish yung sarili mo, you can create a public figure page. No? So yan. So ang example ko po sa inyo for today is yung public figure. Okay? Yan. So, let's get started dito sa community or public figure. So, if gagawa kayo ng page tapos kayo mismo yung personality ng page, so ang magandang or suggested na page name is your full name. Okay? So, yan. Tapos, ano bang category ng page na gagawin? Diba? So, for me, so ang gagawin ko is entrepreneur. Yan. So, I'm an entrepreneur. So, pwede nyo rin gawing education. Yan. Education website. No? So, depende po sa magiging target market nyo. Pero, what we suggest is education website and entrepreneur. Kasi, yun naman talaga tayo. Diba? So, ayan. So, let's put an entrepreneur.
tapos continue. Sana lang walang walang kapangalan, no, yung gagawin page. So I believe unique naman yung aking pangalan na yun. So nag-succeed siya, so ibig sabihin wala akong kaparehas na page name, no? So kaya kung gagawa kayo ng page name, diba, isa sa mga assignment yan na binigay ni Coach Yang sa inyo. So dapat meron na kayong nakaready yung page name right now. Okay? Yan. So add the profile picture. So since ang page name ko is yung pangalan ko, ang makikita nyo, dapat ang profile page na makikita din ng mga viewers ko is ako. Diba? So gagawin lang natin is to upload a picture. Hanapin nyo kung saan nakasave yung file. Okay? And select it. Yan. So, we suggest na ang gamitin nyo is perfect square. No? Yung dimension niya. Okay? And, oh, bakit hindi siya nandiyan? Dali lang ha. Masyado atang malaki yung file. Ayan. So, yan. So, we suggest na ang gamitin yung profile page is dapat clean and professional. Dapat, ano tayo, presentable, no, sa na makikita ng ating mga viewers or respondents. So, I used white background because most successful people, yan ang ginagamit sa background, no, puti lang, plain white, no? And of course, yung aking suot ko ang aking green jacket because that is one of the greatest milestone na na-achieve namin dito sa IMG. Okay? So yan, di ba? Yan yung aking profile page. And then, ang next mong kailangan gawin is to add a cover. Okay? Add a cover, yan yung makikita na background ng profile page mo. It depends kung ano yung gamit ng viewer ng page mo. Either mobile, tablet, or PC, or laptop. Okay? So, makikita nila yung background, or dito sa PC, yan mismo makikita nila. Okay? So, dapat presentable din, or pwede kang gumawa ng sarili mo graphics. Ayan. So, it's either video, or picture, plain picture lang. So, yan. Kung meron na kayo nakaready yung video, much better. Okay, so yan. So upload and hanapin nyo rin yung kung saan naka-save yung file na gagamitin nyo. Okay, so yan na. So yun yung aking profile cover photo. So exactly, may suggested dimension si Facebook. So, pwede nyo i-search yan kung ano yung perfect dimension na dapat yung gamitin dito sa Facebook cover photo natin. Okay? So, then, pag nakuha mo na yung perfect aspect ratio or yung sukat ng cover photo, just click save. Don't forget to save kasi sayang yung effort na ginawa nyo. Okay? So, bakit natin ginawa o inuna na create or maglagay ng Facebook profile photo natin and cover photo? It's because we need to increase, ang target natin kasi dito is to get or to increase the awareness of our newly created page. Okay? So dito, makikita nyo sa right pane of your page is yung mga friends nyo. Diba? So, pwede nyo silang directly i-invite one by one. Okay? So, napakaganda nitong network ng Facebook kasi once na i-invite mo ang isang friend mo dito, yan, kuwari, asawa ko, si Raylene, si Ate Joy. So, pag in-invite ko sila, malalaman nila, may ginawang new page si Andrew. Okay? So, ang tendency niyan is it's either if they want to help you, automatically they will share your page, no? And not only that, pag nilike nila yung page mo, yung mga friends niya makikita na may nilike yung page mo.
So, doon pa lang, magtataas na yung awareness, no? So, kaya, huwag tayo mahihiya na i-ask yung favor na ipalike yung page natin. Kasi malaki talagang tulong yung kada isang friend natin sa Facebook. Okay? Then, pwede mo rin silang tanongin, bigyan ng favor na, hingyan ng favor na pwede bang ipa-like mo rin to sa mga friends mo, itong page. Okay? Kasi kakasimula ko lang eh. Okay? So, ganun. It depends on you how to approach your friends. No? So, yan. Next is yung ating create page username. Kasi ito yung short link or account username ng page name nyo, or yung page nyo. Okay? So, dapat lagyan nyo yan. Kasi by default, number lang po yan. So, kung number lang, napakahirap na i-memorize, di ba? So, mas maganda, i-configure natin siya properly. So, lagay ko na lang A. Familiar Junior. Okay? Ah, meron na. So, dapat wala siyang kaparehas. Oh, lahat meron na. Okay, familiar Junior. Kompletahin ko na lang. Oh, okay. So, yan. IMG na lang. Andrew IMG. Sana wala. Oh, meron pa din. Common, ha? Andrew Familiar IMG. Yun. So, tinanggap na siya. So, yan. Medyo magkakaroon kayo ng ano, no, na challenge siya sa username. Kasi hindi lang naman kayo ang merong nagmamay-ari ng pangalan na yan. So, for sure, marami tayong kapares na pangalan. Okay? So, and pag nag-check na siya, you can proceed. Okay? So, yan. So, the username at Andrew Familiar IMG has been created. Okay? And it's now easier for people to find page in search. People can also visit at page. Yan. So, makikita nila ito. So, pwede mo itong i-copy lagi. Pwede mong i-save sa notepad mo or napakadali lang naman yung i-memorize. So, pwede mong i-paste anytime and i-send sa Messenger, no, as a link. So, directly, mapupunta sila sa page mo. Yan. So, yun yung nangyari, no? Yun yung importance ng page. Okay? Yung username. And also, doon sa ating Messenger, di ba? So, di ba magkahiwalay po kasi interface ang Messenger siya ka Facebook. So, in-integrate lang bali ni Facebook, user interface na merong Messenger platform. Pero, in reality, meron po yan separate. Ito po yan. So, makikita nyo, ang makikita po nyo pag Messenger lang yung binisit nyo is the entire, yan, so, entire messaging interface. So, mas madali nyo pong i-manage, no? Ang dami ko ng message. Okay? Ayan, so, pagka na-save mo na lahat ng details, click OK. Okay? So, yan, nagpakita na siya sa baba ng page name mo. Okay? Ayan, no? So, tapos, dito sa baba, makikita nyo yung like, follow, and share buttons. So, dapat ikaw mismo as a page creator, i-like mo kaagad. Okay? Bakit? Kasi nga, pag nilike mo yan, makikita ng Facebook friends mo na may nilike kang page, which is your new page. Okay? Ayan. Tapos, pupunta tayo dito sa add button. So, ito yung call to action button. So, this is very important button, no? Na minsan, dinidisregard natin, pero napaka-importante po nito. Okay? So, how to set up this? So, meron tayong mga options. It's either, number one, book with you. So, meron pong booking application na naka-integrate na sa page si Facebook. So, ang kailangan lang natin i-set up yun. Okay? Pero, ang pinaka-
ang pinaka-goal kasi natin dito is to have an interaction between you and your respondents. Okay? So, ang isa-suggest po namin dito is yung contact you. Para kukontak ka niya directly. Okay? So, ano ba yung mga option dito? So, merong contact us. It depends kung ano yung binigay mong number, no? Yung mobile number mo. Tapos, send message button. So, ibig sabihin, magkakaroon din po ng messenger interface yung page mo. Okay? So, and then, call now. Sign up. Okay? Ang sign up po, magbibigay po kayo ng external website or external link para dyan. And, send email. So, since hindi pa natin nakoconfigure yung page, details, i-re-require tayo niyan and WhatsApp. Okay? So, sa ano nang natin, no? Send message button ang piliin natin. Okay? And then, click next. Ayan. Sabi, messenger. You will receive messages from people in your page inbox. Nakikita niyo yung nagpa-pop up na to sa left? Yan. Yan yung messenger, page messenger. So may nag-i-inquire sa page right now. Yan. Then, click finish. Yan. Meron ng ano, no? Meron ng nakalagay na send message. Kanina wala. Okay? So, test natin yung button. Ano mangyayari? Ayan. So, nag-open siya ng separate messenger. No? Messenger interface. And ito yung makikita natin. Okay? Ayan. So, pag minessage ka nila, manonotify ka sa personal account mo na may nag-message siya new page mo. Diba? Very powerful. Ayan. Next. So, ang next is kailangan natin i-configure na yung very important details na ating page. Okay? Dali lang po ha. Masyado maraming notification. Ayan. So, edit page info. So, as you can see, since bago itong page nyo, may mga nakalagay na mga pula na numbers. Ibig sabihin, no, ano yan? Alerts na, number of alerts na kailangan mong kailangan ng attention nyo or kailangan mong i-configure. Okay? So, edit page info. Ayan. So, ito na. Actually, guided na tayo no, ni Facebook page. No? So, dito pa lang, makikita nyo, naka-highlight na agad yung mga kailangan nyo pilapan. So, dito sa description. Ayan. So, sa description, depende po sa paniniwala niyo no or gusto niyo ilagay na description. So, pwede rin naman kayong mangopya sa mga coaches no kung ano yung description na ginamit nila. Pero if you have a better description na naiisip, you can use that. Okay? Basta lapat sa ano natin, sa system and platform natin na ginagawa natin sa IMG. So, we believe in financial freedom. Ayan. So, di ba? Pwedeng ganyan. Paste tayo na yung description ko. Napaka-ikli lang, no? And then, save changes. Tapos, dito po sa categories, kanina di ba, hininga tayo ng instant or isang category. Dito po, pwede tayo magdagdag ng category. Okay? So, pwede nyo idagdag yung education website kanina na pinakita ko. Ayan. And financial planner. Ayan. So, ang maximum na pwede natin ilagay dito is tatlo po. Okay? Three categories lang. Ano pa importance ng category? So, para alam ni Facebook pag may nag-search ng page name mo, so ito yung papakita niya. Like, for example, nag-search ako ng entrepreneur. No? So, ang ipapakita ni Facebook under page searches is yung page mo. Damay ka sa searches na papakita ni Facebook. So, di ba, mas easy na ilagay natin yung category natin. Okay? Para tulungan tayo ni Facebook. Tapos, yung contact number.
So very important din na accurate ang contact number natin. Ang pinakamagandang gamitin mo dito is kung ano yung merong connection with your WhatsApp. Okay? Ang kagandahan kasi sa WhatsApp, nabili na rin ni Facebook eh, no? So integrated na siya. So para connected yung Facebook mo sa WhatsApp account mo. Okay? So ano yung dapat mo i-connect sa WhatsApp? Kailangan mo mag-install ng business account or business WhatsApp application. Okay? Libre lang din po yun. Okay? So makakonfigure mo doon na may autoresponder din yun na pag may nag-message na welcome to Andrew Fabiola Jr. personal page. How can I help you? Okay? So may mga ganun din yung setup doon. Okay? So since ang gamit ko is UAE, yan. Search nyo lang. Yan. Ipapakita na yung plus 971. Okay? Again, it depends on the number you're using. Okay. So, save changes. Ayan. And then, next is the website. So, sa mga wala pa pong nabiling domain or domain name na for dominate nila. So, ang ilalagay po natin dito is yung ituturo ko po sa inyo sa day 4. Okay? Yun yung ituturo ko sa inyo sa ika-apat na series ng ating training. Yung paggawa natin ng dominate website natin. Okay? So, yun yung ilalagay natin dito. But for the sake of example, para po sa may mga dominate site na, so, di ba, ang tinuro ko sa inyo before, sa mga nauna ng mga unang estudyante ko, so, di ba, meron kayong code, tapos imgcorp.com/imgbenefits, yun po yun ang ilalagay mo dyan. Okay? So, for example, ito po yun. Ito yung binilin namin domain name. Okay, sa namecheap.com. So ang mura lang po ito. So for 1 year, that is $9.99 a year. So nasa 35 dirhams lang po yan. So meron ka ng personal domain name. Kasi mas maganda na makikita ng ating mga respondents or mga viewers natin na meron kang sariling domain name. Okay, diba? Ano yan? Impression ang tawag dyan. So, ito po yung sinasabi ko kanina. Sa mga wala pa nabiling domain name, tapos nakagawa na ng dominate site, so ito po yung link na kailangan yung i-copy doon sa website papunta sa page. Dito po. Yan. So, yan yung magiging website link. Okay? And then, save changes. Okay? So, and then, yung email mo, no? So, very important na lagay natin yung active email natin. So, kung ikaw ay very serious talaga on doing our IMG business, so, I suggest na gumawa ka ng email na exclusive for IMG concerns and updates lang. Okay? Para, kasi diba minsan hindi natin maiwasan na meron tayong mga email subscription na hindi natin or tinatamad tayong itanggalin yung ano natin, i-unsubscribe yung mail natin. So, tapos may mga makukulit din na mga senders. So, mas maganda na meron kang exclusive for IMG na email. Okay? Yan yung aking address for IMG concerns. Okay? Save changes. Yan. Next is yung location. So, again, dapat lapat din to doon sa sa mobile number mo. Siyempre, kung nasa ang pa right now. Okay? So, street address. Hindi ka familiar sa street address, pwede mong i-pin na lang yung location na
kung saan ka naka-locate ngayon. Ayan. So, kung type nyo na lang, Dubai, kung di nyo alam ang street address, okay lang din yan. Okay, leave blank, tapos zip code, wala rin zip code dito. Tapos, save changes na lang. Okay, so, ibig sabihin, nasa Dubai ka. Okay, yung pin na to, ba't hindi siya maganda? Ayan. So, kailangan nyo lang i-pinch yung pang-pin natin ng location. Saan yung mga UAV? Hindi ko makikita. Ayun, nasa tabi ng Oman. Ayan. So, ano yung UAE? Dubai, United Arab Emirates. Tapos, save changes. Okay? So, yun na. Configure natin. So, service area, neighborhoods. Lagay natin dito. Deira. Ayan. So, makikita nyo, di ba, ang location natin is nasa Deira. Ayan. So, nakikita nyo, no? Nilalike ng aking nanay yung mga post ko kanina. Okay? Ang aking number one fan. Ayan. So, click nyo lang. Deira, Dubai, United Arab Emirates. And save changes. Ayan. So, hours. Ano ba yung ano natin? Ano yung hours of availability natin? So, operating as usual. Kasi, we can answer naman, no? Yung mga inquiries depending on our availability. Okay? Impresam, wag na po yan. And ito, mga to, hindi na to kailangan. Okay? So, yun yung mga important details na kailangan natin i-configure. Okay? So, I believe lahat okay na. So, dapat, mawala na yung red number 4 na yun. Uy, may isa pa. May isa pa tayong details. Ayan. So, dito, always open na lang. Di ba? Yung business naman natin is always open. Okay? So, save changes na lang. Ayan. Ayan. So, okay na. Wala na yung pula na box doon sa edit page info. Yung nakalagay dito. So, yung sabihin, na-configure na natin properly yung ating page info. Ayan. So, let's jump into general. Yung general settings ng page natin. So, first is page publish. This is very important. Dapat, minsan kasi, yung iba, hindi nila pinapublish yung page, no? But, before. But now, by default, it's already published. Okay? So, kung meron kang changes or may gusto kang i-update sa page mo na ayaw mo makita ng mga viewers mo, pwede mo siyang piliin as unpublish. So, ang mangyari lang naman, hindi siya makikita, hindi naman siya madidelete. Hindi lang siya visible sa mga viewers and respondents natin. Okay? So, I will cancel this one, ha? Kasi gusto ko publish siya. And, visitor post. Yan. So, dito sa visitor post, meron tayong mga tinatawag na bashers, di ba? Bashers, haters, yeah. Hindi mo maiwasan yan in one company. So, dapat, pwede ka mag-allow, no? Mag-allow ng page or visitor post, pero dapat i-filter mo siya. Okay? I-filter mo kung ano yung ipopost ng visitor mo. Kasi kung makakasira yan ang page reputation mo, tapos naka-allow siya automatically, di ba? So, hindi siya maganda para sa reputation mo. Kung gusto mo mangyari, ha, kasi maganda rin yan, eh, may connection ka with your respondents and likers, so pwede mo rin siyang i-review. Post by other people before they are published to the page. Then, i-uncheck mo to.
Okay? Yan, check mo to. Yan. Or, kung ayaw mo talaga, gusto mo lang ng page updates, ikaw, sa'yo lang nang galing yung mga posts, i-disable mo na lang. Okay? Yan muna. As a beginner, dito ka muna. Kasi kailangan mo dito at least marami kang time to manage your Facebook page. Okay? So, as a beginner, dito ka muna sa disabled posts by other people on the page. And then, save changes. Okay? Ayan, changes saved. And then, newsfeed audience and visibility for post. Ayan. So ito, kailangan mo rin itong i-check. No? So, pwede mong i-uncheck yan. Kung siguro, huwag nyo na lang i-uncheck. Check na lang natin para yung visibility natin, para sa audience natin, laging available. Okay? And then save changes. Tapos, post and story sharing. So, automatically, bago lang to eh. Diba? Makikita nyo sa personal account natin yung story. So, meron din po ang page. So, pwede rin kayo mag-create ng story sa page nyo. Yan. So, yan. Meron din tayong option dito. Allow people to share your page posts and events. Allow people to share your page story. Very, very, very yes. No? So, maganda yan na na-share yung mga posts mo ng other Facebook accounts. Okay? So, by default, yan na yung details niya. Messages. So, ano ba ang options sa messages? Sorry. Siyempre, dapat naka-check yan para ma-message ka nila direct. Okay? Yun lang naman ang yun. Yun lang ang option. And then, tagging ability. So, yung tagging ability is kuwari, ako mismo, yung Facebook page ko, gusto ko itag itong page ko, no? Dun sa post ko. So, I can do that. Kaya ko lang siya gawin kung naka-check ito. No? So, dapat i-check mo to para matag ka rin na matag rin yung page mo na mga followers mo, yung mga na mga nag-like ng page mo. Okay? Yan. And then others tagging your tagging this page, same explanation, yan lang din po 'yon. Okay? And then page location for effects. So allow other people to use Andrew Fabelio Jr. as a location for frames and effects. And this setting doesn't affect your page ability to use its location for frames and effects. So, ano mo lang yan? Check as default na lang. Okay? So, country restriction, wala naman tayo ni-restrict na country. So, lahat, pwede naman tayong, pwede naman natin i-reach out as long as may Pilipino. Okay? Yan. So, huwag nyo nang i-configure yan. Page restriction, wala ding restriction. Page moderation, ayan. So, ito, maganda rin tong page moderation na to. So, di ba, merong mga bashers or haters na magsasabi na yung sa post mo, galit sila. So, minsan, sasabihan ka, scam. No? So, pwede mong ilagay dito yung scam. At, tapos, scammer. Add. Yan. So, ano pa ba? Yan. So, yan pa lang yung naisip ko right now na mga words na hindi ayaw natin makita sa mga posts na nga. Sa mga comments ng post natin. No? So, tapos, pag nalagay mo na yung mga unwanted words, save changes down po. Profanity filter, ayan. Similar pages suggestion. Ayan. So since nagsisimula pa lang tayo, so ano muna natin 'to?
i-check lang muna natin to para yung mga like yung mga page na nagfo-fall under education website, entrepreneur, pag may nag-search nun, tapos may nag-visit nung particular page na yon, like for example, yung page namin, makikita nung visitor na ito is one of the same pages na pwede nilang i-visit din. So yun yung ibig sabihin na similar page suggestions. Okay? So check lang siya. Page updates, check lang din. Post in multiple languages. So ayaw natin mangyari ito, no? Kasi minsan nga, iniiwasan natin na mag-comment or mag-message pa yung ibang lahi. Kasi hindi rin naman sila, hindi applicable yung mga benefits natin sa kanila. So, ano na lang to? Turn off lang to. Translate, wag na din. Comment ranking, by default. Content distribution, allowed. Download page. So yan, so pag ano mo na siya, pag properly configured mo na yung page mo, tapos gusto mo ng backup, pwede mo i-download yung page mo. Okay? So pwede rin po yan. Okay, so yan. So yan ang ating general settings ng page. Yan. And then, doon tayo sa messaging naman. So dati, very simple lang ano no, ang Facebook message page messaging na page no. So ngayon napaka-powerful niya na. Ang dami nang dinagdag ni Facebook no. So dito sa una, so use the return key to send messages. So ito ay para sa iyo. So ibig sabihin, kung laptop ang gamit mo, pag in-enter mo yung pag nagta-type ka dun sa Messenger mo, tapos ikiniin mo yung enter, automatically magsasend. No? Pero kung ayaw mo ng ganun, may ikaw mismo mag-click mo send button, i-off mo yan. It depends on you kung saan ka komportable. Ang ano kasi, ang kailangan natin iwasan sa Facebook page Messenger is yung masend yung page right away, message right away. Kasi unlike dun sa ating Facebook personal messenger, pwede mo siyang i-delete, tama? Kung ano yung nasend mo message. Dito po, hindi mo siya pwede ma-delete. Okay? So kung ano yung nasend mo, yun na yun. Okay? So, be careful for that. Okay? So next is the starting a messenger conversation. So dito, makikita nyo, naka-off siya. So dapat, i-on nyo to. No? So, pag in-on nyo siya, mayroong binigay na default greeting si Facebook page. So yan. So pwede nyo siya i-configure kung gusto nyo siyang palitan. Since Pilipino, kabayan, OFW ang ating mga tina-target na ma-educate, turuan sa IMG, much better na Tagalogin na lang natin yung ating greeting. Ayan. Sabihin, ano lang, kahit simpleng ano lang, kahit simpleng message lang, no? So, kahit sabihin mo na dito na, kamusta? Kamusta ka? Maraming salamat sa pag-visit ng aming page. Paan? Paano po namin kayo matutulungan? Yan. So, mas maganda na Tagalog para mas mas approachable tayo sa ating mga kababayan. No? So, Tagalogin na lang natin. That is only my suggestion. But if you want English, then go for it. Okay? So, tapos, makikita nyo dito sa baba, merong add personalization. So, dito makikita mo, itong nakablong to is, ang pangalan yan is full name of recipient. So, napakahaba, no? Kakain siya ng maraming space dun sa messenger interface nyo.
So ang gawin nyo na lang, pwede nyo siyang palitan. So pwedeng first name lang nung respondent, pwedeng last name, no? So pwedeng Madam Sir or Mr. and Mrs. So last name, pero hindi natin yan masyado ginagamit, first name niya. Full name, Facebook page link. Ibig sabihin yung link na ginawa natin kanina, yung Andrew Familiar IMG, yun yun. Tapos website, kung ano yung nilagay mo dun sa website mo, yun yung makikita nila, yun yung ipapakita, phone number, email address, and address. Okay? Since ang gine-greet natin is yung recipient dito, okay, first name. Yan. Then, click save. Okay, so na-configure nyo na yung inyong greeting messenger. So ito na po, nasa baba na siya. Hi Andrew, kamusta ka? Maraming salamat sa pag-visit ng aming page. Paano po namin kayo matutulungan? Diba? So, very approachable and very simple. Yan. Hindi ma-intimidate yung page visitor nyo na mag-message. Kasi, di ba, aminin natin. Kasi minsan, pag English yung kausap natin na ano tayo, nag-aalangan tayo na mag-message. Okay? Tagalog na lang natin. So ito. So ito yung inyong messenger URL. Copy nyo lang or pwede nyo i-highlight by copy nyo. And, yan. So ito, add messenger to your website. So ito, magagamit natin to sa ating IMG Dominate site training natin. So pwede natin integrate yung messenger button natin doon sa ating website. Ilalagay natin itong messenger doon sa ating website. Okay? So babalikan po natin itong part na ito pag nandoon na tayo sa training na yun. Okay? Para po lahat makasunod. Okay? And mag-gets nila kung para saan ba ito messenger website button nito. Okay? So, next, during a messenger conversation. So, meron tayong pwedeng i-set up dito yung ating automated responses. So, napakaganda ng automated responses na to. Ito yung tinatawag nating bots, B-O-T. Okay? Messenger bots. Yan. So, pwede nyo itong i-set up. Yan. So, nandito na tayo sa settings ng ating automated responses. So, di ba, di naman, although 24 hours available yung ating business, pero tayo mismo, kailangan natin matulog. Di ba? So, meron tayong tinatawag na away message. So, it depends on you kung anong oras ka ba natutulog, anong oras ka available. No? Or anong oras ka hindi available, rather, sorry. Okay? So, away message. By default, naka-off yan. So, pag gusto natin siyang i-configure, just click edit. Ayan. So, dito, sa unang settings, you need to set up your time zone. GMT plus 4, that is the UAE time zone. Or Oman time zone. Okay? So, kung nasaan ka man, pwede mong ipalitan kung ano man yung ano mo, time zone mo. Kung nasa Saudi ka, so GMT plus 3. Ay, GMT plus 5, sorry. Okay? Kasi mas late kayo. Okay? Kuwait, Saudi, and Qatar. So GMT plus 5 kayo. Okay? So, and sa Philippines naman, GMC 8, no? GMC plus 8. Okay? So, i-search nyo na lang kung ano yung time zone mo. And then, pag napili nyo na yung time zone nyo, so dito kayo sa add time. Tapos makikita nyo itong graph na to. So sa graph na to, it represent kung anong oras away yung page nyo. Or pag may nag-message sa page nyo, marireceive agad no respondent or messenger yung message nyo. Okay? So ano ba yung oras na hindi kayo available? Usually, pag tayo natutulog ng mga 11 p.m. Yan, 11 p.m. yan yung start ng hindi tayo available.
until ilang oras ka ba hindi available? Anong oras ka gumigising? Sabihin natin, by 6 p.m. gising ka na, pero hindi ka pa niyan mag-ano, no? Ay, 6 a.m. hindi ka pa niyan makakapag-attend ng messages kasi kailangan mo kumain o kailangan mo mag-ito. So, sabihin natin, magiging available yung inyong page by 7 a.m. Okay? So, sample lang po ito. Okay? So, it applies, depende sa inyo kung anong araw siya i-applicable. Okay? Pwede nyo piliin lahat ng araw. Yan. So, nakita nyo, by this itong red part na to, ito yung time na hindi available yung page mo. Yung walang red, yan yung time na hindi ito magsesend. Itong message na, away message na ito. Okay? I hope clear yan sa lahat. Dito, available ka sumagot sa part na ito. Dito sa red, may automatic messenger na magsesend sa respondents na message. Ano yung mababasa nilang message? Ito po yun. So sabi dito, thanks for your message. We were away and can't respond to you right now. We appreciate your reaching out. So, Tagalogin nyo na lang din ito. Okay? So, hi. First name. Hi. Ako yan. So, since ako, hi. Recipient. Salamat sa pag-message sa aming page. Kasalukuyan. Kami nagpapahinga babalikan sa pag kami ay available na. Pwedeng taglish siya. Nahirapan ako sa pure Tagalog eh. Okay, so pwedeng taglish. Okay? Babalikan kita pag kami ay available na. Pag meron ka ng YouTube channel, website, kung ano pa mang platform na pwedeng i-share sa kanila, pwede nyo idagdag dito. So, habang kayo ay nag-aantay, maaari nyo i-visit ang aming website. Yan. So, saan nyo ilalagay yung website? Sa baba, no? So, add personalization, then yung website. Ayan, automatic naglagay siya ng value sa baba. So, di ba? So, at least kahit hindi ka available, merong platform na mag-i-explain sa kanila what is IMG all about. Okay? So, tapos pwede nyo siyang i-preview in Messenger, tapos save muna. Okay? So, balikan natin yung preview in Messenger. So, pag preview in Messenger ko siya, magme-message siya sa aking personal Facebook account. Yan. So, ito na po yung page ko, no? Ito yung page ko. So, hi Andrew, salamat sa pag-message sa aming page. Kasalukuyan kami nagpapahinga, babalikan kita pag kami ay available na. Habang kayo ay nag-aantay, maaari nyo i-visit ang aming website. Yan, no? So, makiklik niya. Clickable yung website na binigay nyo. So, anong mangyayari pag clinic niyo yung website? Link. Ayan. Magbubukas siya ng new tab ng inyong browser. Okay? So, ano yung magbubukas ng new tab? Of course, yung inyong website. Ito. So, ito yung magpapakita na website. So, di ba? May self-explainer na kayo. So, ito na. I-visit nyo na lang yung website. Okay?
Ayan, so tapos na tayo dito sa away message. Dito naman tayo sa instant reply. Okay, so sa instant reply, ang silbi po nito is para matulungan yung page nyo na maganda yung response rate, no? Kasi minsan, yung ibang viewers natin, tinitignan kung gaano kabilis sumagot yung page, no? So dapat at least ma-maintain natin 100% accurate yung page natin na kaya niya sumagot ng at least within 5 minutes nasagot yung inquiry ko. So yun yung target natin. Okay? So edit nyo lang po kung ano yung gusto nyo instant message na marireceive nila. Okay? So again, kung gusto nyo tagalugin, pwede nyo tagalugin. Okay? Yan. Ako, sinasuggest ko na lagyan nyo lagi na name ng recipient para may interaction kayo sa kanila. Mas gusto, di ba? Kahit naman tayo eh, mas gusto natin na laging nami-mention yung pangalan natin pag kausap tayo. At least, kinala tayo nung kausap natin. Okay? Yan. So, hi Andrew! Salamat sa iyo message. Re-reply ako. Re-reply agad ako pag nabasa ko yun. Again, kung gusto mo siyang habang nag-aantay siya, kung gusto mo may information na i-share, like yung email address mo, yung phone number mo, yung WhatsApp details mo, pwede mo i-share dito. Okay? So yeah, then save. Okay, so ito yung preview natin nasa right pane. No? So makikita nyo, yan yung makikita ng ating respondents. Okay? Next. Ito, bago rin to, no? Yung FAQ natin or yung Frequently Asked Questions. So dito po, magsasuggest ka ng mga questions na magte-trigger para sa mga respondents mo. So, very important din tong part na to. Kasi hindi ka na mahihirapan na i-push yung kausap mo na magtanong. Sila na mismo magtatanong kasi meron ng ready-made na mga questions. Ang gagawin na lang nila is to choose kung ano yung question na gusto nila tanongin. Okay? So, edit lang natin yan. Tapos, magbibigay tayo ng mga questions kay Facebook. First question. Okay? First question is, paano maging member ng IMG? Okay? Or, paano mag-avail ng membership in IMG? Diba? So, ganun. It depends sa gusto mong itanong. Pero ito yung dapat at least pinaka-basic na mga tanong na makikita nila sa page mo. Okay? So, paano maging member ng IMG? So, dito sa baba, meron kayo nakikitang automated response. So, kung nakikita nyo, merong open and close parentheses. So, optional siya. Pwede nyo i-configure or hindi. Okay? So, ang mas maganda, lagyan natin siya ng autoresponder. Okay? So, ako, ang nilagay ko dito is yung mga minimum requirements kung paano maging member ng IMG. Okay? So, 18 years old and above. Okay? So, that's the first requirement. Second is, ano bang ang second requirement natin? So, accomplish filling up the online registration form.
Okay? Yan. So, yun lang naman talaga, di ba? 18 years old, fill up ng form. Next is, yung inyong payment, di ba? Yung payment na kailangan nila bayaran. Okay? So, yan. So, yan po yung automated response na marireceive ng inyong respondent. Okay? So, pwede kang magdagdag ng personalization din dito. Hi. Hi, Andrew. Ito ang mga basic requirements para maging miyembro ka ng IMG. Yan. Okay? So, bakit dito sa pangatlo hindi ko pa binigay yung membership fee? Yung amount. Kasi ang kailangan natin dito is magtanong sila, yung mismo magta-type sila. So ang goal natin is for them magtanong magkano bang membership fee. Okay? So ang next yung tanong diyan is saan po ba kayo naka-base, kasi depende po kung saan kayo naka-base ang membership fee natin. Okay? So ganun, no? So, itong automated response is para sa introduction nyo lang. Introduction, sagot nyo lang. Pero at the end of the day, kayo mismo dapat ang sumagot sa respondents nyo. Hindi bots. Okay? So, kaya natin mangyari na robot lang yung sasagot sa respondents natin. No? So, ayan. So, pwede kayo maglagay ng attachment. Pwede image. Okay? So, for example, ito. Yung shinare ko, naalala nyo? Yung shinare kong image. No? So, pwede nyo ilagay dyan. Para lang may makita yung respondent natin. So, yan. So, may makikita silang IMG online registration. Yan. So, pwede rin video. No? So, pwede nyo piliin yung video, pero maximum of 25 MB lang po ang allowed. Hindi po pwede mag-exceed doon. So, hindi pwede ang membership orientation ilagay dito, ha? So, ano lang siya? Short clip lang po. Okay? So, meron naman tayo mga short clips na pwede ilagay dyan. Like yung ating, yung ginamit kong cover video ng ating pages. Okay? So, yan. So, ang file size niya is 9.7 MB lang. So, pwede siya. I-allow siya ni Facebook. No? Yan. Lang natin siya ma-upload. I hope lahat sinusundan, no, yung aking training. Okay, para yung page yung mismo na na-configure nyo na and ready to ano na siya, ready to launch. Okay? Okay, so yung bilis po niyan will depend on your internet connection, of course. Okay, so although 9.7 MB lang siya, pero since medyo mabagal yung aming data, okay, so it takes time. Okay, so while waiting na ma-upload ang ating file, so punta kayo dito. Ayun, so nandiyan na siya. Okay? So while waiting for that, so pwede tayo maglagay ng buttons. So mamaya, papakita ko ano yung silbi ng button na ito. Okay? So dito sa first button, kung ano yung makikita nila. Okay, so kailangan nyo i-configure yung label. So, pwedeng sagot na
yung ilagay nyo dito. Pwede yung ganito, fill out the form na. Yan. So, makikita nila doon sa button na yon is the exact word what I type in. Kung ano yung tinype ko doon, yung fill out the form. And yung URL nung button. So, very important na merong URL yung inyong button. Kasi useless yon kung hindi mo siya lalagyan ng URL. Okay? So, for example, dito sa ginawa kong site, so, as you can see, mayroong join now button. Ayan. So, para mapunta sila dyan sa page na ito, sa part na ito, okay? So, kakopy ko yung URL or yung link dito sa, ipipaste ko siya dito sa website URL. So, meaning, pag-click nila yung button label na mayroong fill out the form now, doon sila mapupunta sa link na binigay mo. Okay? And, pwede ka pa magdagdag ng buttons as hanggang tatlo lang po ang pwede nating ilagay na button. Okay? So, for now, pwedeng ito muna yung inyong ilagay. Pag may naisip kayo na gusto nyong idagdag dyan sa inyong button, okay, so, ano nyo lang, pwede nyo itong i-click. So, add button now. Tapos, kung nagkamali kayo, ay, sige, wag na lang. Pwede nyo EX, no? Para mag-close yung add button na yun. Okay? So, another. So, just for your idea, so pwede nyo rin ilagay dito na may recorded videos ba kayo? May recorded videos ba kayo na pwede panoorin? Okay? So, yan. So, lalagay nyo dyan is yung Vimeo channel or Facebook channel, YouTube channel nyo. Okay? Or pwede rin yung videos link ng inyong Facebook page kung meron na mga naka-upload. Pero kung wala pa, pwede nyo naman gamitin yung mga YouTube channel ng inyong coaches. Okay? Yung mga SMBs nyo na meron ng YouTube channel. Like for us, yung YouTube channel namin, ito. So, i-click ko lang dito, tapos your channel. Yan, yan yung aming channel, no? Ito yung aming Facebook channel. So, ang gagawin ko lang is, kakopy ko yung link na ito. Yan, itong link na ito, kakopy ko. Tapos, yung proper steps on how to build a solid financial foundation. So, let me show to you yung difference ng traditional industry sa IMG. Sorry. Nag-play pala, nag-autoplay pala. Sabi ko saan yung nag-play. Nag-autoplay pala yung namin, yung featured video namin sa YouTube. Ayan. So, yun. So, yun yung link na kailangan mo from YouTube. Ipa-paste mo dito. No? So, since yun yung featured video namin, yun yung mapapanood niya kaagad. So, yung orientation natin. Tama? So, ganun siya ka-powerful, no? Okay? So, lagay natin, paste natin dyan. And then, pag okay na, pag yan na, na-configure nyo na yung questions, okay? Save nyo lang. Okay? So, don't forget to save. Save kayo and every time. Kasi, pag hindi kayo nag-save, tapos biglang nag-run out or nawalan kayo ng internet connection, ulit na naman kayo. So, ayaw natin mangyari yan. Pwede natin balikan yun. Yung frequently asked question, magdagdag ulit ng question. Okay? Sabi sa akin, wala. Mary Ann kanina, so ano ba yung gamit mo? Mobile or laptop? Laptop. So, nandito ko na ba sa frequently asked question? Yes.
question din yung campaign. Kasi dapat nakikita niyo, makikita mo yung ad, ano eh, ad question. Or itong link na to, nakita mo ba yan yung binibilugan ko, ng mouse pointer ko? Add another one. Screenshot ko po, meron po ako. Ah, sa akin mo na lang yung screenshot. Hindi natin, ano na lang kasi, ano natin eh, yung ibang ano natin, viewers. Sa akin na lang, personal na wag sa group chat kasi magpa-prompt yun sa training. Okay. Pag-PM lang sa akin yung screenshot. Ayan. So, yung question number two naman is, ano-ano ang mga benefits mayroon ang IMG? Yan. So, ano-ano ang mga benefits mayroon ang IMG? So, pwede nyo ilagay dito, Hi, first name of recipient, comma, then ito po ang mga benefits na pwede nyong ma-maximize and ma-avail once member na kayo ng IMG. Tapos, add attachment. Okay? Tapos yung image na sinend ko sa inyo. Naalala nyo ba yung sinend kong maraming list? Okay? So, ayan. Ito yun. So, ito yung sinend ko sa inyong image para dun sa complete list ng ating exclusive membership benefits. So, yan yung gagamitin natin. So, yan. So, madali lang siya kasi image lang naman siya. And then, you can also add button. So, ano ang pwede natin idagdag dito sa ano na to, sa buttons na to? So, pwede natin ilagay na show me the benefits one by one. Okay? So, makikita lang nila yung complete list, di ba? So, pwede mong ilagay yan as button. Tapos, ano yung pwede nilang makita dito? No? So, ang dapat nila makita dito is yung ating link doon sa offer page natin sa IMG domain. No? So, lahat naman ata sa ulo ang ating agent code or yung members code natin. Diba? Susundan nyo ha. Members code nyo, 41445 sa amin, UAE, .imgcorp.com. Yan. So, yan yung ating offer link. I hope lahat nasundan yan. Tapos, ano ba yung laman niyang link na yan? Ito po ang laman niyan. Yung ating membership benefits site. Yan. So, ito na. Makikita niya na yung full explanation ng ating membership benefits. Okay? So, one by one, meron na siyang makikita ang pictures. Kasi, pag list lang or text lang ang nakikita ng isang tao, usually, tinatamad pagbasahin. Diba? So, maganda, meron tayong ipapakita sa kanila ang presentation ng list na may mga images that represent each benefits that we have. Okay? So, yan. Copy nyo lang itong link na offer link nyo. And then, ipapaste nyo siya doon sa unang button. Okay? So, next. Okay na? So, sa next is yung ating gustong ilagay na button.
So ayaw natin silang pakawalan na hindi mag-remember. Okay? So dito, meron silang makikitang be a member now. Diba? Be a member now. Dito rin, meron din. Sa dulo, meron din. No? Lahat ng puntahan nila dito, meron. So dapat, sa Facebook page natin, wala rin silang kawala. Okay? So yun yung goal natin. So sa button number 2 is, kakopy mo lang to fill out the form now. Okay? Pwede mong paano yan, ha? Pwede mong ibang value ang ilagay mo dyan. Pero yun lang naman yung in general. Okay? And then, itong registration link. No? So, yung registration link, since yung karamihan dito wala pang dominate site, ito po ang pwede natin gamitin. Okay? So yan. So nakita niyo itong link na pinaste ko. No? So ang gagawin niyo lang dito is papalitan niyo yung dulo ng code niyo. So dito naka... So palitan niyo lang yan ng code niyo. Yan. So nakita niyo no, palitan niyo 'yan ng code niyo. Type niyo na right na. Okay? Para i-copy niyo 'yung link niyo 'yan doon sa second button natin. Okay, lahat ba na gawa na itong link na 'to, na type na? Paki-thumbs up. Diba? Sige, kakopy ko na dito sa kanan, pipaste ko sa chat para mabilis tayo. Copy and paste, tapos palitan yung code sa dulo, ha? Ayan na po. Na-send ko na sa chat room natin. Hindi po. Ayan po, pinaste ko na sa chat, nasa taas mo, Marilyn. So, kukopy mo yan, pipaste mo, tapos papalitan mo yung agent code sa dulo ng code mo. Okay? So, okay, so let's proceed. So, yan yung ano ha, yung link na yun ang kailangan nyo para doon sa second button natin. Copy and paste lang. Save. Okay. So I hope na save na yung ano natin. Yung settings natin for second question. So thumbs up po. Para proceed na tayo sa question number 3. Okay, sige. Marami tayong mapag-usapan tonight. Okay? Yan. So, sa number 3 naman po, question number 3, mas maganda, yung iba kasi naghahanap talaga ng seminar, di ba? Yung live seminar, live online seminar. So, yan po yung magiging question number 3 natin.
So may online live seminar. Po kayo? Yan. So may online live orientation seminar po kayo. So ang sagot mo dyan is hi. Lagi, huwag nyo nga kalimutan yung hi ha. Kasi gine-greet nyo yung ano eh, yung kausap nyo. So hi. Yes. Meron po kami scheduled live online orientation seminars here in IMG. Okay? So, paki-click or press lamang po ang link sa ibaba para mag-register for free. Yan. Yan yung ating script na pwedeng gamitin. Okay? So, sa mga wala pa pong link ng ating event funnel, I hope, of course, SMDs and other leaders, meron na yan, no? Nakapag-create na sila. So, tuturo ko po yan sa ikatlong training natin, sa third day ng training natin, yung events. Okay? So, sa mga wala pa po, ito po ang link na gagamitin natin. Okay? I-send ko na lang to sa chat box. Yan. So, ito yun. So, sa mga meron na po, just a reminder, ito po yung ating IMG webinar registration. Okay? So, yan. Yan. So, yung nakikita nyo sa screen. So, I believe ibang itsura sa inyo kasi may mga dinagdag na ako dito, may mga unique na ako. Okay, so ito yan. Ito yung registration natin para sa BYF. Okay? Yan. So sa mga wala pa, kindly use our link. Yan po yung aming link. Okay? So inform nyo lang kami pag may nag-register. May kahit name lang para ma-countercheck namin sa database namin. Okay? Or you can use yung ano, yung link ng inyong SMDs or leaders kung meron na sila. Okay? I hope that one is clear. And then, yan yung ilalagay natin dito sa baba. Yan. No? Ipipaste nyo lang. No need to add personalization. Manually lang natin siya nilagay. Pwede rin yan. Okay? Tapos, minsan kasi may mga maikli ang mga pasensya ng ating mga respondents. So, ang gagawin natin is pwede natin ilagay dito yung recorded. No? So, lahat, halos lahat po ng leaders, meron na tayong ano, recorded Building Your Future Orientation Seminar. So, pwede nyo pong ipagamit yan sa mga team members nyo. SMDs, MDs. Okay? Kung meron na po kayong YouTube or recorded video, so, maximize that. Okay? Ang samantala, maaari mo rin panoorin ang aming recorded orientation semi-online recorded video
for the video ng aming orientation seminar. Sa pansamantala, maaari mo rin panoorin ang aming recorded video ng aming orientation seminar. Panoorin ang recorded video ng aming orientation seminar. Tapos ano ilalagay mo dyan? Link pa rin. Okay? Anong link? Link na pwedeng YouTube video or yung YouTube video. Ito, yung link nito. So, paano mo makukuha yung link niyan? So, dito sa tatlong button na yan, may makikita kang ito. Itong parang talon na arrow. So, share ang tawag dyan. Tapos, kakopy mo lang itong link or yung share link na yan. Okay? Tapos yun na. Mare-redirect sila dito sa orientation video na ito. Okay? So, yan. So, yun yung mangyayari. Pag-click nila yung link na yun dito. Okay? Copy and paste. So, yun na yung YouTube link. Okay? So, sa may mga dominate link na, dominate link po ang share nyo. Okay? Kasi, mas detailed yung ginagawa nating dominate link. May explanation na sa baba. Hindi na siya pure video. Okay? So, para po sa may mga dominate link na. Okay? So, tapos na yung third question natin. Tapos na yung sagot natin dyan. Okay? So, next is yung ating kung gusto niyo lagyan ng attachment, pwede rin. Okay? So, usually ang recommended attachment dito is yung kung ano yung poster or yung thumbnail na makikita ng respondent, no? So, ito po yung aming thumbnail view na sorry, ang dami kasing file nitong laptop. Okay? So, yan. So, ito yung aming file. So, makikita nila dito, pag-click nila yung third question, yan. So, yung cover na YouTube orientation seminar na. Okay? Yan. So, pwede ka rin maglagay ng button. Okay? So, dito sa, ang applicable button para dito sa question na ito, is yung ating itong nandito sa taas na to. Itong registration. So, yung iba kasi dinidisregard yung caption. Nagja-jump into buttons agad. So, kung yung makita nila sa button, try ka agad i-click or i-press. Tama ba? Okay? So, yan. Lagay natin dito sa first button, register now. Yan. So, sa register now, ito yung ilalagay niyo yung link kung saan yung registration ng ating webinar. Okay? Then, yung ating next button is yung watch our recorded video seminar right now. Yan. So, again, dito sila, ito yung ikakopy mong link, no? Para dun sa second button. Again, so parang repetition lang siya, no? Pero ano siya, very useful kasi sabi ko nga, may mga nagja-jump, nagdi-disregard ng message, nagja-jump into kung ano yung nakikita ng visual, which is the buttons. Okay? So, yun na yung kiniklik nila right away. Okay? And again, kasi pag hindi nila clinic yung second and first question, hindi nila makikita yung registry o yung fill out your registration form now. So, ang kailangan natin gawin is idagdag to doon sa buttons para doon sa question number 3. Okay? So, pero dito i-detail natin ng konti. Fill out your IMG online form.
form now. Kasi hindi siya, actually, yun na bottom three, hindi related dun sa question number three. So, tama ba? So, ayan. So, ano ulit yung i-share natin link? So, yung link na kailangan natin is yung merong agent code sa dulo. Okay? So, yun yung i-share na, i-paste natin link doon sa button number 3. Okay? So, I'll give you time para ma-paste yung inyong link. Okay? Is Sir Efren susulat? Okay. Don't worry, parang ano naman to eh. Parang, ano yan? IMG rin to. So, parang IMG webinar din to. So, ano to? Expect na merong blank. Okay? After the training. So, okay, so para ma-save natin yung time, so let's save this, yung frequently asked question natin, yung tatlong question. And then, check natin ulit kung lahat ba ay na-save. Ayan, so lahat naman ay properly saved. Okay, so for me, nagbigay lang ako ng tatlong questionnaires para sa page namin. So, kung gusto mo, hindi ko alam kung hanggang ilan yung maximum. Pero as you can see, meron pa pong ano, meron pang add a question. So, pwede pa atang magdagdag until 6 or 5. It depends on you. Pero, bakit namin ni-limit to 3? Para hanggang doon lang yung discussion. Wala nang ibang, ano, wala nang masyadong ibang discussion. Kasi, once na naging member naman po sila, so doon na yung ano, explanation ng lahat na kailangan nilang malaman. Okay? So, I hope that one is clear. So, kaya kung nakita nyo, lahat all about IMG yung aking frequently asked questions. So, dito sa kanan, di ba? Nakita nyo yung preview. So, yung questions is, yan yung makikita kung mobile ang gamit ng respondent. So, ang tendency ng respondent is to ask or to press that questions, ask, itong ask button. Okay? So, huwag kayo mabibigla pag tatlo kaagad na question. Kasi yung iba excited, pinindot na lahat. So, tatlo kaagad na question yung ano, na question agad yung meron doon sa screen nyo. Okay? And then, meron din yan sa baba. Pag na-press na nila, meron pa silang babalik ang menu sa baba nung messenger nila. Ito yung makikita nila sa baba. Okay? So, I hope that one is clear. Yan. Medyo hingal na ako. Yan. Okay? So, for example, i-delete ko muna itong ano ha, itong conversation ko dito sa page na to. Kasi ang gusto kong mangyari, ipakita sa inyo kung ano yung actual na makikita ng respondent. Okay, so let's pay attention to this part. Ito. So, sinerge ko siya sa messenger ko, tapos ito yung page ko, no? So, once I click that page, ano makikita na ating respondent? First is yung greeting. Nakikita nyo yung hinighlight ko? Okay? So, yung hinighlight ko yun yung ating kinonfigure na messenger greeting. Tapos, yung frequently asked questions na ginawa natin kanina. So, di ba, napaka-powerful, napaka-ano ng Facebook page, napakaganda talaga. At ako, amazed na amazed ako dito sa page nito. Okay? So,
Ano mangyayari pag clinic ko itong button na ito? Yan. So, nagtanong na ako, and then ang makikita ng respondent, yan na, yung sagot. Di ba? So, nakita niyo yung sagot? Di ba? So, di na kayo mahirapan mag-type ng napakahabang-habang question para lang dun sa simpleng tanong. Yan. So, ito na yung video na in-upload ko nung. So, mag-reveal rin ang link na yan sa messenger nila. And then, ito na yung buttons na ginawa natin. So, pag-click nila yung first button, ano mangyayari? Mag-open ang new tab, makukunta sila dito sa registration form. Okay? Or dito sa dun sa default ng IMG, dito sa registration login page na yan. Okay? And then, dun sa second button, ano yung makikita nila? Yung YouTube channel. Kasi yun yung pinakita natin kanina. Okay, so... Diba? So, very ano, talagang napakadali ng buhay with page. Okay? So, yan. So, dito po, makikita nyo sa left part ng messenger, yung tatlong linyang blue na yan. Ito, yung binibilugan po. Okay? So, pag-clinic nila yan, nandyan yung set of questions again. So, pag gusto nila itanong yung ikatlo, click lang nila, then ayan ulit yung sagot. So, hi, yes, meron po kaming scheduled live online orientation seminars. Ayan yung link. So, clickable din siya. Pressable din siya. Ayan. So, ayan. So, very, ano na, very automated na yung Facebook page. So, lahat, I hope na sundan yung pinakita kong example. Thumbs up naman para sa mga nakita. Okay? Tapos, itong pangalawa, ano ba yung ginawa natin? Ang sagot, ayan, yung list. Diba? So, ito na yung list na sinend ko kanina. Hi, Andrew, ito po ang benefits na pwedeng ma-maximize and ma-avail once member na kayo ng IMG. Ayan. So, show me the benefits. Yung full. Ayan. So, yun yung mag-open na new tab. Yung ating offer page. Isn't it amazing? Okay? And then, fill out form na. Dito rin sila ang makapupunta. Pag-clinic nila yung second. Right! So, tapos na tayo sa second sa messenger part ng ating page, no? So, doon pa lang, panalo na. Panalo na yung ating Facebook page. Okay? So, meron din mga... Okay, so, tapos na tayo sa frequently asked question. So, meron din tayo mga... respondents na nagre-recommend ng page. Napansin niyo, so pag nag-order kayo ng ano ng kuwari Pizza Hut sa Facebook ano nila, sa Facebook page nila. Ang next na mangyayari, mabibigla ka na lang na merong may notification na nanghihingi ng recommendation sa iyo. No. So yan yun. So same thing dito. So pag ni-recommend ni pag may nag-recommend ng page mo, ang gagawin niya, ang silbi lang naman ito is to build connection with your respondents. No? So para may connection kayo between to each other. Okay? So puntahan niyo lang yung page recommended tapos edit. Siguro no need na, no? So no need na to to customize yung text. Ang pwede nyo yung ano dito, ang isinasuggest kong i-customize nyo is yung image. Yung attachment. Bakit? Mas maganda na kuwari ako, itong page ko is para sa akin, di ba? About sa akin. So, may picture ko na nagpapasalamat. Naka-smile, naka-thumbs up, or ano man na positive aura na ibibigay mo sa kanila. So, thank you for recommending our page. So, yun yung i-upload nyo attachment doon sa
page recommendation. So meron din naman not recommend, no? So di natin maiwasan yan. So kailangan din natin i-cater yung mga not recommend. Kasi pwede pa naman natin sila ma-convert, no? Na maging positive respondent. Ang kailangan nyo lang gawin is ito. Pwede nyo i-customize in Tagalog na bakit po hindi nyo na-recommend yung aming page? May problema po ba sa aming mga post? Or paano po namin kayo matutulungan? Mga ganun. Okay, para lang makuha natin yung trust ng ating respondent. Okay? So sa application receive, hindi ko na, ano to, para to sa mga companies na nag-hire. Okay? Kasi dito, nagdagdag din sila ng feature, no? Pwede ka mag-hire. So, wag natin siya gamitin na sa IMG. Na, although we're recruiting, we're encouraging people to become a member, but we're not hiring them. Okay? So, baka ma-mislead yung mga tao na, oh, may application sa page na to. Let's submit the application. So, kaya rin magkakaproblema, no? So, turn off na lang natin yan. Yan. So, reminders. So, reminders, bago lang din to. Okay? So, send customers an automatic reminder via messenger or text message or SMS the day before their appointment. Wow! Bago lang din to actually. But based on my understanding, so kung nag-book sila ng appointment with you, meet up, or appointment na mag-meet kayo sa labas, so pwedeng i-turn on nyo to para mag-send tong automatic reminder na to sa messenger nila. O, diba? So, pinapagaan talaga ni Facebook page ang buhay ng natin as entrepreneurs. Thank you, Facebook. Okay? And meron na din follow-up messages. So, sa follow-up messages, pwede po natin, kawari, di ba sa dami ng nagme-message sa page nyo, hindi nyo na mabalikan yung mga na kausap nyo, no? So, ang pwede natin gawin is to customize these follow-up messages. So, ito, pwede nyo i-customize din po yung message dito. Hi, Andrew. Kamusta ka na? Baka ready ka na mag-build ng iyong solid financial foundation with IMG. Or baka may gusto ka pa malaman about IMG, sasagutin ko para sa iyo. Sasagutin ko po ito para sa iyo. Ayan. Diba? So, dapat yung question, yung message mo is matitrigger siya na at least mag-reply back dun sa follow-up message mo. Okay? So, very powerful talaga. No? So, tapos, until when mo siya gustong i-follow up. No? So, kawari na gusto mo siya ma-follow up after 2 weeks. No? So, lalagay mo lang dito. Papalitan mo itong detail na ito. Month, 2 weeks. Kung gusto mo siya i-follow up after 2 weeks. Yan. Kung gusto mo siya i-follow up after 5 days. Yan. So, ano po ito in general? So, by default, so magsaset lang po kayo ng follow-up message para sa lahat ng kausap. So, it depends on your capacity kung paano kayo mag-handle ng page nyo.
Pero ang safest, kasi minsan pag may nakausap na tayo sa page, tapos kaka-follow up lang natin, tapos biglang ano, nag-message tong auto-follow up, so baka maasar yung kausap natin. So set nyo lang at least, ang pinaka-safest is at least 2 weeks. No? 2 weeks after ng idle time na, yung wala na kayong palitan ng message. Okay, dun siya magsisend. Okay po, I hope that one is clear. Yan. So tapos na tayo sa automated responses. Okay, so tapos na po tayo ng pagka-configure dyan. So babalikan natin yung settings ng messaging. Okay, balik tayo dito sa messaging. So yan. So ito na lang pala yung last natin kailangan i-configure. Show who's sending messages on behalf of your page. Kasi for SMBs na merong page, tapos meron kayong multiple admins or editors under your page, so you can use this para kilala directly ng respondents nyo yung kausap nila. Okay? Like for example, in our team, in our page, meron kaming set of admins like sina si Marge, si Arlene, sina Ruby, yan. So para alam kaagad ng respondent kung sino yung kausap niya doon sa mga admins, magpapakita doon sa baba noong message kung sino yung nagsasend. Okay? So, nakalagay doon, sent by. Sent by Marjorie Kadawen, sent by Arlene. So, dito pala, na-filter na yung pag-manage mo doon sa mga admins mo doon sa page mo. Kasi, di ba? Yun yung ano natin eh. Yun yung how to manage kung sino yung nag-a-attend ng respondent. Okay? Para hindi magulo. Yan. So, i-on lang natin to. So, para makita ng respondent, pakita natin yung display name. Choose a name and a photo to display when you send a message on behalf of your page. So yan, so makikita nyo, ito, since ako to, kuwari, ito yung nag-send ng message. Ito yung respondent. Hello, I have a question. Ito yung sagot ko. Since ako rin yung admin nito, ito yung pakita ulit natin. Ito yung profile picture ko ng personal Facebook page ko. Tapos ito yung Facebook name ko ng personal Facebook page ko. Personal Facebook account ko. Okay? So huwag kayo malito kasi parehas yung ano yun, no? Yung pangalan ko ng page saka yung personal account ko. So, ito yung page name. Okay? So ganyan. Ganyan ka ganda siya. Okay? So pwede nyo rin palitan kung ano yung photo na papakita. Okay? So kung ayaw nyo yung gamit nyo na profile picture dun sa Facebook account nyo, pwede nyo rin gamitin yung ang ginagamit nyo sa personal Facebook account nyo is yung pang personal lang. And then dito sa IMG page nyo is yung picture nyo na ginagamit nyo for IMG transactions. So, ganun. Kaya siya changeable or pwede siya palitan. Okay? So, para hindi mahaba, ang pinakamaganda is first name lang. Okay? First name lang yung ipakita nyo doon sa ating respondent. Okay? So, I hope this one is clear para po sa mga leaders natin na may marami ng admins under their pages. So this is one way how to manage Facebook page. Okay? Yeah. Okay, so tapos na tayo dito sa messaging. So dito na tayo sa templates and tabs. So sa templates and tabs, ang usual na dyan, ang default is standard.
So, pwede niyo po ito palitan depending on your targets, no? So, dito, naka-standard siya. So, kahit siya naka-standard, pwede mo pa rin siyang palitan. So, by turning off the use default tabs. So, turn off nyo lang ito. Then, you can configure ito. Makikita nila. So, ano ba yan? So, dito po yan sa left part ng ating Facebook page. So, sa baba ng pangalan nyo, makikita nyo yung set of links. Yan. Okay? So, since ito yung default, ang nakalagay, ang una, post, which is tama, post, tapos baba, reviews. No? So, since ang engage, ang gusto natin maging engage way, engagement way natin sa mga respondents natin is to inform them. So, maganda na tama, una ang post, tapos next is yung videos para pakita ka agad nila kung ano yung mga naka-upload na videos dito sa page mo, tapos yung photos. Okay? So, ganyan po siya. Yun po yung silbi na tabs na yan. Yung templates and tabs. Okay? So, kung hindi nyo po kailangan itong other tabs, so, pwede mo siyang alisin. I-off mo lang po siya. Okay? So, ganyan lang po pag hindi nyo siya kailangan. So, ito, pwede nyo itong i-close na lang. Okay? Yung about, na importante ang about, so, huwag nyo i-turn off yan. So, pwede nyo siya ilagay actually sa ikalawa na post. Okay? Tapos, yung events, wag rin kasi weekly mga schedule natin for building your future orientation seminar. So, wag nyo ito turn off yan. Photos, wag, kasi yung mga selfies natin, dapat na lagi yan updated ang page para nakikita nila na may activity ang company and yung advocacy mo is alive. Ayan. So, yan po. So, yan lang naman ang hindi masyado important yung group. Okay? But the rest are important. Okay? So, ayan. So, doon na tayo sa notifications. So, sa mga bago po, sa mga bagong gagawa ng page nila, mas maganda na naka-on po. Okay? So, para lagi kang updated any activities na nangyayari sa Facebook page mo. But, expect pag marami ng interactions with respondents ang page nyo, talagang bombarded na ang notifications nyo. So, every minute talagang may marireceive ka notification. Okay? So, sa messages, important na naka-on yan, ang email, turn off na lang. Kasi, ano yan eh, parang pupunuin ng Facebook ang email mo. So, ayaw natin na lagi may marireceive na email. No? So, ang email is for important concerns and matters lang. Text messages, off na lang din. Kasi baka, depending to sa ano, no, sa career nyo, sa kung do it sa lahat, or depende sa bansa. Minsan, nag-charge sila dun sa number mo. So, ayaw natin mangyari yan, turn off na lang. Okay? So, yan. Tapos na tayo dyan. So, advanced messaging, I believe, okay na rin ito. Okay? So, huwag na natin yan na yan. Natin i-configure page roles. So yan. So dito, so pwede ako mag-assign ng mga multiple admins, multiple editors, moderator, advertiser, and analyst. So kada role po, meron niyang eligibility sa page. So pag admin po, kung ano yung nagagawa mo as page creator, yun din yung magagawa nila sa page. So, very crucial itong part na to, no? So, dapat ingat tayo sa pagpili ng admin ng ating page. Okay? Baka accidentally, baka madelete niyo yung page, no? So, ayaw natin mangyari yan.
So for our, I suggest, pag-messaging lang naman, messaging, posting, and replying sa comments, liking. So I suggest, dun nyo lang sila ilagay as editor. Huwag nyo sila ilagay as admin. So kung mag-asawa kayo, katulad namin ni Coach Yang, so ilalagay ko siya as admin. So para pag ano, matulungan niya rin ako sa, ano, sa pagsasupport. So yun lang, hihanapin nyo lang yung, ano, yung Facebook name, tapos click nyo lang then add. Okay? Yun lang, i-add lang. Tapos, lagay nyo lang yung password nyo. Then submit. Okay? So I hope this one is clear. Tapos pag may na-edit na, may nailagay kayo accidentally na admin, pwede nyo lang ding i-click tong edit button na to para mapalitan ang kanilang page roles. Okay? Ayan. So, and then dito naman sa people and other pages. So dito po, sa people and other pages, dito nyo makikita kung sino yung mga binan nyo. No? Yung binan nyo sa page. No? So dyan nyo sila pwede balikan. Kung may na-ban kayo na, namali lang kayo na na-ban nyo, na useful siya as respondent, so pwede nyo silang i-unban. Okay? And people who like this pa, ma-filter nyo naman po. Okay? Yan. And preferred page audience. So dito wala ka naman kailangan na dito i-set up. Authorization. Ano meron dito? So, yan. So, where you will run your ads. So, ito, different training din po ito. Okay? So, dito, i-explain ko siya further sa ibang topics natin. Okay? Para hindi kayo bombarded ng ating training for tonight. Branded content, di rin natin kailangan yan. Instagram. So, kagandahan dito, you can integrate your Instagram right now. So, kung meron kang Instagram account, so you can connect your Instagram account to your pages. Okay? So, follow mo lang yung ano dyan, procedure kung how to connect your Instagram account. Then, WhatsApp. Kasi nabibili na lahat ni Facebook, no? Instagram, WhatsApp. Okay? Yan. So, ilalagay mo lang dito kung ano yung phone number mo. Okay, so for example, ang phone number ko dito is ito. Tapos, send code yung aking mobile. Tapos, ayan. So, may na-receive na notification. Okay, so hindi nyo makita kasi may virtual background ako. Okay. So, may marireceive akong code confirming na gusto kong i-connect yung aking mobile number sa aking Facebook page. Okay? So, ganun lang naman siya. And, featured. Anong meron dito sa featured? So, wala rin. So, wala pa kasi akong ano eh. Wala pang nagla-like ng page. So, pwede ako maglagay na featured likes. No? Yung mga nilike ko ha as page. Like for example, yung IMG Dubai ano namin na page namin, so may mga nilike na kami doon. Pwede naming i-featured yung mga nilike namin as page. Okay? Like for example, gusto namin i-advertise yung page nila Coach Joy, Coach Chris. So ganun, ilalagay ko siya dito sa featured likes. Okay, so yan po yung silbi niyan. To build connection with other pages as well. Cross-posting, ito po ay applicable only for yung marami ng minamanage na page. Okay, so i-skip naman natin to. Pang-advance na to. Page support inbox, kung may mga complaint kayo, like sa, kung sa other companies naman, or sa mga, kuwari, bumili kayo ng
mobile phone sa Amazon. So may complaint kayo, ito yun. Page support inbox. So pwede nyo silang balik-balikan yung concern nyo dito. Okay? And payments, para yan sa pag mag-a-add na kayo. Okay, so ito yun. So ito na yung ating Facebook page training. Yung pagkoconfigure ng bawat useful contents ng ating Facebook page account. Okay? So dito, sa mga hindi pa po nakakaalam, you can create live status, you can create an event, and offer. No? So dito naman, simple post, you can create a parang tagline or a quotation, depending on you. No? So parang ano lang to, Facebook, yung normal nating Facebook personal account. Okay? So, I don't think na kailangan pa itong i-explain kasi very yan siya, very basic na siya. Okay, ano pa ba? Okay, so, yun. So, yung ano natin, yung pang schedule ng post natin. So, dito sa post scheduling, okay, meron tayong tinatawag na publishing tools. So dito, pag-clinic nyo yung create post sa PC version, ito yung makikita nyo. Sa mobile version, actually, mas madali siya. Okay? Pero ano na lang yun? Pwedeng actual na lang yung itanong, no? Pag gusto nyo makita kung paano siya i-schedule. No? So dito, sa PC version, so you must click publishing tools para mapunta kayo sa scheduling. Parang marami nang nag-give up ah. Na-disconnect. Ayan. So, ito po. So, ito na yung ating pang-schedule. So, you can create post yung ating button. Just click it. Tapos, pili kayo kung gusto niyo image or video. Okay? May for example, post. So yan. So for example, ito ang ating ipopost, video. So, financial literacy campaign. Tapos kayo nang bahala kung ano yung description, no? So, itong title, makikita nila yan sa baba na post mo, dun sa thumbnail view. Okay? Tapos, you can configure kung ano yung tags na makikita nila. Pag nag-search, ang silbi ng tags, pag nag-search sila sa Facebook search, kware IMG, yan, makikita nila itong post mo. Kasi nakasama siya sa tags mo. So, financial education. Yan. Investment. So, importante po itong part na to ha. So, hindi siya basta-basta nilagay lang dyan ni Facebook. Okay? Yan. So, pag nakompleto mo na yung tags, the more tags na ilagay mo, mas much better. Okay? Yan. Tapos, lagay mo yung messenger button. Okay? Para dun sa baba ng thumbnail view ng video nyo, meron silang makikita send a message now button. Okay? And since bago lang yung page nyo or pinapalaki nyo pa yung likes, ang gawin nyo is lagi nyo i-check in yung page nyo. Lagi nyo itong gagawin. Okay, so like our page. Yan. So ito, so IMG Dubai. Itong pangatlo. So yun yung aming page.
ilan na yung nag-ano dyan, nag-check-in, 12,000 person check-in in our Facebook page. So, ayan. So, ma-increase yung awareness. So, importante na kada post mo, nag-check-in kayo. Okay? And then, tag. So, pwede mong itag yung mga admin or tag mo yung sarili mo para nakikita din kung yung pinapost mo sa page dun sa Facebook account. Okay? And thumbnail. So, pwede mo rin siyang palitan. No? Pwede frame by frame kung saan, kung ano yung gusto mo dyan na makita nila. Stop mo lang. Yan. So, yun yung gusto ko kuwarin makita nila. Save thumbnail lang. And then, yun na yung nakasave na thumbnail doon sa Facebook video post ko. Kasi yung iba, hindi naka-on yung autoplay. So, sa mga hindi naka-autoplay, ito yung makikita nila. Plus, the play button sa gitna. Okay? The next. Ito na yung pag set up ng schedule. Pwede mong i-premiere. Ibig sabihin, pa-post mo right. Pagka-post niya, ipapost siya as premiere. Ano ang ibig sabihin ng premiere? Live post. So, di ba may mga nakita kayong mga post namin before na live now, premiere now. So, ito yun. So, nagmumukha siyang live actually. Pero hindi naman talaga siya live. Okay? And pwede mong pag-premiere pala, hindi mo siya mapapublish as publish now. So hindi ito pwede, hindi mo pwedeng i-gamitin to pag ipopost mo right away yung iyong video. Okay? So this is only applicable for scheduling. So since July 5 na yun, ang gusto ko mangyari, i-post to ng bukas. Anong oras? Siyempre, kailangan mong mag-background research depending on the availability of the people who are using Facebook. Ano ba yung oras na maraming nag Facebook? Yung pinaka-idle time. Usually, yung uwian, no? Uwian ng mga galing opisina, uwian ng mga galing duty, yun. So, yun yung mga aalamin mo depending on your target market. Like for example, ang target ko is mga kababayan natin, nannies. Diba? Ang idle time nila usually is mga hapon. No? Hapon, kasi yun yung wala yung amo or hindi during lockdown. Ha? Kasi alam ko sa mga kababayan natin, mga fellow nannies, busy kayo right now during lockdown. No? Pero yung mga wala sila, yun yung mga idle time nila. Sa mga nag-o-opisina, that would be 7 p.m. onwards. So yan yung mga matataas na percentage na pwede nating i-post yung ating mga video or images. Okay? So I hope that one is clear. So since ang target ko is mga nag-o-opisina, 7 p.m. bukas. Ang bukas ng 7 p.m. siya mag-post. Tapos, yung thumbnail view. Pwede mo rin i-configure yan. Pero since nag-create na ako ng thumbnail kanina, subog na natin siyang palitan. Okay na yan. Okay? Tapos, pwede mo rin siyang ilagay sa playlist mo. Depending kung gusto mo ma-categorize yung inyong playlist. Like for example, IMG Financial Financial Literacy Campaign. Yan. So, ibig sabihin, under this playlist, lahat ng mga nakalagay na video dyan is about financial literacy. Okay? Huwag ka maglalagay dyan ng mga products like Kaiser kasi hindi naman natin kinakampaign yung financial literacy ko. So, product siya. Okay? So, financial literacy campaign like MO, no? And yung mga other advertisements natin na ginagawa natin, so pwede mo ilagay dyan. And then pwede mo rin ilagyan ng image yung kada playlist. Okay? So yan. So na-select ko na yung IMG
financial literacy campaign. Tapos, ito yung cross-posting, i-ignore nyo lang to. So, para yan sa mga marami ng page. And, yung moderation, wag na rin. No? So, mas kailangan nga natin na may nagpo-comment, no? And may nagla-like sa page natin. Okay? So, ayan. So, dito sa right side nyo, makikita nyo na may guide natin yan. So, before you publish, dapat mayroong mga naka-check. So dito, sa una, naka-punctuation mark siya kasi kailangan, ang nire-recommend ni Facebook is at least 3 minutes minimum, pataas. Okay? So yan yung recommendation niya. Pero pwede mo pa rin i-post. Okay? And then, naglagay tayo ng video description, naglagay din tayo ng tags. And since maganda yung quality ng video na tinag natin, naka-upload siya as HD video. Okay? So, again, dapat yung quality ng pinapost natin sa page natin is maganda. Meaning, hindi siya blurred, no? Hindi siya yung graph or screenshot. Kasi, di ba, nag-build tayo ng integrity and ng awareness, ng trust ng mga respondents natin. So, dapat valuable din yung binibigay natin sa kanila. Okay? Then, pwede mo siyang iset kung public or restricted audience. So, since this is a page, automatically dapat naka-public. And then, let's schedule it. Click schedule lang. Ayan. So, ayan. Nakalagay po dito kung kailan nyo in-schedule yung inyong post. And dito, makikita nyo rin naman yan. Makabalikan nyo kung ano yung mga post nyo na naka-schedule na. So, kami, meron kaming naka-schedule na ng mga post for 1 month. No? So, para ano siya, nag-dedicate kami ng isang araw para maglagay ng schedule post or mag-set ng schedule post. Okay? Pwede nyo rin po yan gawin. So, kung wala pa kayong set of videos na i-schedule nyo sa page nyo, so we suggest images muna, like quotations. Pwede kayong mag-grab, no? Grab from our post. Basta wag nyo lang kakalimutan yung pag-galing sa amin yung post, no need to CTTO or credit to the owner. Pero pag meron kayo nakitang post tapos merong copyright na logo ng page or link, CTTO nyo lang. And don't crop or wag nyo takpan yung logos nila. Kasi pwede nila kayong i-reklamo. Okay? But for us, you can grab as many as posts like, no? Sa page. So sa page, yun muna, no? Yun muna yung ating yun muna yung aking I think yun yung mga importante, di ba? Mga factors na kailangan yung matutunan in starting your Facebook page. So tuwang-tuwa nga kami ni Coach Young nyo kasi ang dami na namin yan eh. Marami ng advance talaga. Create na ng Facebook page nila, may profile page na, may cover page na. Wow, sabi namin, napakagaling talaga ng team. Okay? So, para po sa mga wala, we expect na yung mga page nyo, makikita namin dun sa pinapalike nyo na sa amin. Okay? Para mapalike din namin sa mga Facebook friends namin. Okay? So, yun. Magbibigay na po ako ng little and short training para naman sa IMG dominate natin. But before that, please allow me to take a bathroom. Okay lang ba? Okay, kasi ihi na ako. Opo, meron pa yung IMG dominate natin. Okay, so, stay put lang po kayo ha. So, okay aalis. Oh, ako muna.
O iba ba kayo, you can, pwede kayong uminom, pwede rin kayong mag-washroom very quickly. Para yung next pong i-conduct ni Coach Andres about Dominate na, no? How, paano nyo i-configure yung mga features ni IMG Dominate tool sa dun sa Facebook page ng trainee nyo. So, yan. Paano mag-create ng event? Because all our trainings right now are online. Diba? So, yung invitations natin is online din. Can you guys hear me? Hindi ko alam eh. Baka nag-mute si Coach Andrew. Wait. Am I muted? No. Ah, okay. Sige. Do you have any questions? Meron pa kayong tanong? Pwede nating sagutin habang wala siya. Huwag lang mat, ha? Okay. Any questions? Sabi ni Coach Chris, malabo po ang photo ko sa page ko, haha. Yeah, bro, I sent you yung ano, yun yung sinend ko sa'yo dun sa group chat natin, I think 2 days ago. So I sent you a video kung anong gagawin para tumaas yung resolution. Kasi di ba naalala niyo yung training natin last Friday, may suggested resolution for Facebook page, profile picture, page photo sa dun sa cover page. Nasa training po natin last Friday yon. Overloaded, sabi ni EC. Try to, ano lang. You know, we are telling you yung basics, pero mas maintindihan nyo yan kapag ginawa nyo na. Diba? So, ang sa akin, no, huwag kayong matakot na explore. Okay lang yan. It's technology. Tao tayo eh. So, kumbaga, mas ahead pa rin tayo. So, kung pag-aaralan natin, kahalikutin natin, so mas maintindihan natin what's... Kumbaga, the more na ginagamit mo siya everyday, may bago ang nati-discover, ganito pala siya, ganun pala siya. And then, ako personally, kami dalawa actually ni Coach Andrew, kaibigan talaga namin sa Google, sa YouTube. Pag meron kaming hindi namin alam gawin, ang unang-una namin pupuntahan yan would be YouTube. How to ganito ganyan sa Facebook, how to ganito ganyan sa basta YouTube, halos nandun lahat po, no? So tiyaga lang talaga. Okay, so ready na ba ang ating trainer? Okay, so proceed na tayo. Nandito na po ulit si Coach Andrew. So resume po tayo, no? Dominate tool naman tayo ngayon, guys. Malapit na tayo matapos, pero ito yung exciting part. Paano nyo i-configure yung Dominate nyo sa Facebook page nyo? Yung mga question po, nakita ko na sa chat box natin. So, medyo mamaya ko po sasagutin yan. Tapusin muna natin yung training, ha? Okay? So, para ano kayo, full attention kayo sa training natin. Okay? So, let's move on to... sa ating IMG Dominate. Okay. Post ko lang itong mga links para... Pasensya na po ha, medyo pause na ako. So, I hope clear pa para sa inyo yung aking boses. So, first of all, lahat po ng sumasabay. So, connect po tayo sa ating IMG portal. So, di ba, bago tayo nag-start, pina-check ko muna sa inyong lahat kung gumagana na ba yung IMG port, IMG Dominate account nyo. So, I hope lahat po ay activated na. So, lagi na po tayo ha. Hindi na ako mag-aantay para matapos tayo at least by 8 p.m. Thank you.
Yan. So, yung aking Facebook portal, no? IMG portal na Facebook, natuloy ako. Okay, so dito makikita nyo yung mga set of tabs natin. So, lahat naman na nakapanood na nung walkthrough, no? So, ang kailangan lang natin dito actually sa portal is para pumunta tayo doon sa ating IMG Dominate account. So, sa mga hindi pa po nakapunta dito sa page na to, basahin nyo lang po yung message ng ating president. Tapos kung ano ba yung mga important details na meron tayo dito sa Dominate. Kung para saan ba to. Actually, it's all for marketing. No? So, for digital marketing. So, login tayo sa ating account. So, relagin lang po para ma-verify na kayo nga ba yung gagamit ng IMG Dominate account. Yan. So, ito yung ating ano, ito yung ating Dominate tool. So, ang tawag dito sa unang page na to is yung ating dashboard. Okay? So, sa dashboard, makikita nyo yung ating video introduction para sa Dominate tool. And dito naman sa right part, which is the affiliate links. So, yan yung mga links, useful links na kakailangan natin sa pag-share, no? Depending sa i-share nyo sa kung sa mga respondents mo or sa prospects mo. Okay? So, dito naman sa left side is yung mga navigation links natin. So, napaka-importante nitong part na to kasi dito natin babalikan kung ano yung mga ginawa nating progress, no? Sa Dominate account natin. Okay? So, isa-isayin natin yung kada part na dashboard. So, dito sa una, yung affiliate links, itong una, yung WSBG20, is tapos na. So, anytime soon, tatanggalin na yan ang IT natin. Okay? Mawawala na yan. So, disregard lang to. And yung, ito namang 10M2025 is para dun sa ating 10 million tracker kung sino na yung mga na-educate natin, no? Na mga Filipinos. So, kuwari, na-bookshare mo na sila. Na-bookshare, naka-attend ng orientation. So, dito mo sila papa-pilapin. So, ano ang itsura nito? Ano lang siya? Yan lang. So, kukuhanin lang yung details, important details. Tapos, don't forget na ilagay yung or itik yung checkbox and then submit. So, ang silbi nito is para sa tracker, ay 10 million tracker natin. Saan ba yan? Makikita. Ayan. So, dito sa tracker natin. Nakita niyo to? So, habang nagdadagdag kayo ng mga names dyan, dito po yan nag-a-update sa tracker natin. So, since part naman kayo ng ating campaign, so huwag nyong hayaan na hindi nyo maparegister yung inyong prospects dito. And the good thing about this, kasi may marireceive silang emails as a follow-up na ginawa na ng IMG para sa atin. Okay? And during conventions, may mga paraffle si IMG. So, ibig sabihin, yung pag nabunot yung pangalan na in-educate nyo, tapos nabunot yung pangalan na nag-educate, so, panalo kayo parehas. So, di ba? Win-win situation. Di ba? So, natin sayangan yan. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyong offer page. No? So, sa offer page, yan yung link kung saan makikita yung lahat ng benefits
no? So yun yung pinalagay ko sa inyo kanina sa dun sa automated response. Okay? And then dito naman sa benefit checklist. Diba, napa-attend yun ng orientation or na book share nyo. So, or na i-discuss nyo na yung list of benefits. So, para malaman nyo kung ano yung gusto nilang benefits, ito yung kailangan nyo ibigay sa kanila. Yung ating checklist. Ang laman yan, ito. So, magbibigay muna sila na details. Okay, bigay muna ng details. And submit. Ayan. So, yung benefits is makikita nila. Wait. Sorry, hindi ito yun. Okay, pasensya. Mali yung link na lumabas. Yan. So, ito yung link na makikita nyo dun sa link na yun. Sa offer pay, offer membership benefits checklist nyo. Dito. Okay? So, pag tinik nila yan lahat, makikita nyo dun sa response nila na gusto nila lahat yung benefits. And kung alin lang yung tinik nila. Okay? So, kung meron pa silang other benefits na gusto, lalagay nila yan dito. Pero syempre, dapat sakop lang ng benefits natin. Okay? So, your name, yung name nila, ano, tapos submit lang. Okay, tapos nandun na yan sa database mo. Nasa dominate account mo. Okay, so dito naman tayo sa IMG Online Workshop. So, ito ay para sa members and non-members. No? So, ito yung link na pwede natin i-share para sa ating mga prospects, no? Na gusto natin pa-attend din for free ng ating workshop. So, yun. So, meron link para sa iyo as a member. So, no need to pay for 100 pesos because that is already included in your membership fee. So, dito sa una, ito yung kailangan nila bayaran, 100 pesos. So, di ba? So, guided na sila. So, no need na to, ano yan, i-guide sila. Kasi dito, very self-explanatory naman na ito lang kailangan nila gawin. Add to cart, then pay online. Okay? Next is yung Kaiser Code natin. So, ito yung, ang Kaiser Code, ito yung panggawa ng Kaiser proposal natin. So, pag sinare nyo yan sa kanila, ito ang makikita link. Diba? So, ang kailangan lang nilang gawin is to put their details and then hindi nila mapapalitan yung agent name and agent code nyo. Kasi nanggaling sila dun sa link na pre-provide nyo. Okay? So, don't worry ha, na mapunta to sa iba kasi ikaw link galing sa dominate link mo yun. Binigay mong link. Okay? And wala, hindi po applicable ang matchup dito. Wala pong agent code dito. Kasi, kumbaga, online kasi siya na online siya na close, di ba? So, hindi po online dito sa link na ito ang agent code. Yan. So, kung, di ba may mga prospects tayo nagtatanong, may mga successful people na ba? May mga nag-succeed na bang tao dyan sa IMG na yan? Sabi mo naman, oo, meron. Marami na. Okay? So, isa nga dyan, yung mga coaches namin. Eh, para mapanood mo yung mga stories nila, paano i-visit mo tong link na to? So, share that link. Diyan na yung mga links ng mga successful people in IMG. So, all they need to do is to watch the videos. Okay? And then, yan, yung attendance. So ito, important, very important din attendance para ma-lock in yung email address nila sa ating
account, sa IMG account natin. Yan. So, minsan kasi na, para maiwasan natin yung naka-attend sa ibang training or naka-attend sa ibang team, tapos doon sila nagpa-member. So at least dito, meron tayong assurance na, okay, napa-attend ko yun ang una. Meron akong record. No? So ito po yung silbi niya ng attendance. So yung ano mo, yung napa-attend mo, malalock-in sa code mo for 3 months or 90 days. Okay? So don't forget to put your code dito. Okay? Tapos ito, mga ano lang naman to, mga videos ng mga yung mga gurus natin. So hindi naman siya masyadong importante. Okay? And dito sa featured links, kaya siya nasa featured links kasi ito yung dapat na i-visit ng isang new member. Okay? Kaya siya nilagay dyan. So for new members, so naka-attend kayo ng Jumpstart, you know already the the business side. So para mahasa kayo ng husto, mag-undergo kayo ng wealth creation system online course. So set of online course to with exam, with quiz. Okay? And kung gusto nyo ng mag-upgrade ng Dominate plan nyo, you can attend the CDA online seminar. I believe the associate Dominate account is worth 2,000 pesos. Okay? So, yan. Ito yung Dominate course natin. So, may two types, no? May live and virtual. Para sa mga katulad natin o mga nasa abroad, no? So, wala tayong chance to attend the live course, so pwede tayong attend na virtual course. So that is worth 2,000, tapos may freebies na kasama yan. Okay? Yan. So ano yung share ko sa inyo for tonight? So ang share ko sa inyo is to create a lead magnets na connected papunta sa page. Yun muna. Kasi kung lahat ko i-discuss, talagang maano tayo, bombarded tayo ng information tonight. No? Kahit doon pa lang ata sa Facebook page, no? So, marami na tayo natutunan. Pero dito lang para may ma-post na kayo right away sa Facebook page nyo. Just ano, stay with me until 8 p.m. Okay? Yan. So dito sa left, so makikita nyo yung My Funnels. Ibig sabihin, ang My Funnels is yan yung na-create nyo ng mga lead magnets, site, lahat. No? Diyan yung makikita. Virtual events, may separate training tayo dito and also pre-recorded events. And until appointments. From virtual event to appointments, separate training yan. Sa email list, we need to do this right now. And email blast, separate training din po yan. So yung pagkikreate natin ng autoresponder. Okay? Email sequence queue, kasama na rin yun sa email blast. SMS blast, hindi po yan applicable for abroad, outside Philippines. And registration log. So, and reports. Yan. So, ang didiscuss ko sa inyo ngayon is to how to create your first lead magnet. Okay? So, for you to create your first lead magnet, you need to press or click this button, Start Building a Funnel. Okay? Ayan. So, lead magnet tayo, ha? Dito muna tayo mag-focus sa lead magnet funnel. Okay? So, ang gusto ko maging lead magnet nyo sa page nyo is yung ating free ebook. Okay? Yung free ebook version ng ating The Saving and Building Your Future book. Okay? So, napakadali nito. Ang una nyong gagawin is to pumunta kayo sa list dito sa list. Okay? Yan yung first step.
bago kayo mag-create ng lead magnet, then add new list. Ay, wait. Meron na pala itong ano. Ah, meron ng free SSPYF ebook list. Okay? So dito po, pag wala pa, pag bagong account kasi, wala pa. Pero, for old accounts, meron na yung nakalagay na free SSBYF ebook list. So all you need to do is, punta kayo dyan sa list name, type nyo free SSBYF ebook list. Okay? Yan yung itatype nyo. I hope nagtatype lahat. Yan. So, add nyo lang yung, pagka na-type nyo na yung gusto nyo yung list name, add. Okay? Then, balik kayo doon sa pag-choose ng template. Okay? So, create new template. Tapos, dito may mga options, no? So, pwede kayong pumili ng 4 default domain names natin. Pero, we suggest na gamitin lang kung ano yung imgcorp.com. Huwag nang gumamit ng iba. Okay? Yan. And then, yung site ID. Ano ba yung gusto mong maging site ID ng iyong dominant name? Sabi natin, pattern mo lang kung ano ipopost mo or yung panel mo. SSBYF. Yan. So, pwede mo i-type dyan SSBYF. Okay? Sa mga sumusunod, SSBYF. Then, the survey, leave blank mo lang ang survey. Hindi siya applicable dito. Tapos, email list. Tuturo ko po yan, survey na yan, don't worry. Kasi, dun sa mga lead magnets natin, pwede pa tayo, aside from the email collectors that we have, pwede pa tayo magdagdag ng surveys. Like, susunod na lang ng training. Okay? Yan. Na-excite na kasi ako eh. Pwede, gusto nyo ba until 12? joke lang. Okay? So, ginaganahan ako ngayon. Okay? So, submit. Submit lang. Then, tsara, automatic, naka-tsatsararan. Naka-ready na yung ating site, no? So, ang kailangan natin gawin is to check kung ano yung nilalaman ng ating lead magnet o yung funnel natin. So, ayan. Ito na yung ginawa nyong kanina na click-click lang. Tapos, meron ka ng ready-made na website. Diba? So, yun din yung ano, kagandahan sa ating IMG Dominate tool. Okay? So, paano natin to mai-integrate with our Facebook account and personal account natin and to our Facebook page? So, ganito lang po siya. So, pupunta ka dito sa site settings. Okay? So, paano ka mapupunta dito sa funnels na to? Ito lang, i-click mo lang to my funnels. Or, after pressing the open site now, automatically, you will go to funnel list. Okay? And then, para ma-configure mo yung site settings, kung kuwari may gusto kang palitan, kuwari gusto mo palitan yung list, na mali ka ng paglagay ng list, okay? So, pwede mo siya gawin dito. And then, kung gusto mo itagdag yung survey na ginawa mo, you can put it right also. And then, dito, sa select domain, pwede mo rin siyang palitan anytime. Pero, kung nag-avail ka ng domain, so hindi siya advisable na palitan. So, stick with imgcorp.com lang. Okay? And, yung custom domain, pag bumili ka na nga ng domain, like yung ginamit ko kanina, yung pinakita ko. Then, yung site ID is, can be update anytime. Pwede mo siyang palitan anytime. So, ano naman tong what's your chat link FB Messenger? So, you need to configure this as well. Kasi sa Dominic nick natin, makikita nyo dyan yung dito sa link na ito. Pag nag-visit sila, dyan sa landing page na yan, makikita nila itong message me.
yung message me button sa baba. Pag-clinic nila yan, ang mangyayari, ito ang mangyayari. Marire-direct yung respondent nyo to chat with you. O, di ba? Direct na kayo mag-chat-chat. Pwede rin, since yung naka-default na ano dito sa account ko is itong link ko mismo, no? Itong account ko sa Facebook account ko, pwede kong palitan yan nung ginawa ko kanina Facebook page. Under familiar, IMG yun, di ba? So, yan yung Facebook page link ng messenger ko. So, i-update ko lang yan. So, nag-member kasi ako 2014, wala pang signature. So, sa mga kailangan i-update ng signature, okay, singit ko lang to. Kasi since andito na rin naman. So, update niyo yung signature nyo. Okay, and then update. Yan. So, na-update na siya. So, ano mangyayari kung na-update na siya? So, i-refresh nyo lang to. Itong landing page. So, pag-clinic ko to, itong message me, ano ang makikita ng respondent? Yung messenger ng aking Facebook page. Hindi yung aking Facebook personal account. Okay, I hope that this one is clear in difference niya. So, kailangan nyo i-configure yun properly. Okay, so kung lahat na update na, i-update lang po. Okay, ito yung save button natin. Yan. So, dito tayo sa, kung gusto natin siya i-share sa ating Facebook page, nandiyan naman na, okay? Share on Facebook. Okay? So, ano ba yan nilalaman yan? So, ito po. Pwede nyo i-configure kung ano yung makikita ng inyong respondents. So, dito po, sa part na to, kung may nakikita kayong drop-down sa inyong laptops, so, meron yung set of images na pwede kayong mamili. Okay? Meron din po kung nagkikreate na kayo before ng inyong mga posters, pwede nyo rin yung gamitin. Okay? What we suggest is to create your own. Okay? Bakit? Kasi ito, pag na-detect ni Facebook na marami nang gumamit nitong mga images na to, minsan, na-treat siya as spam. No? So, kung creative kayo, tapos galing kayo gumawa ng poster, or kung meron yung mga leaders nyo, na meron na silang ready-made poster na pwedeng kopyahin, pwede nyo rin gawin nyo. Okay? Ito kasi gamit na itong mga toy. Diba? Yung mga default stock images natin sa IMG. So, for now, at the beginning, for beginners, so siguro kung wala pa kayo nakaready yung image, pwede nyo gamitin. Okay? Para to check lang. Okay, so since meron na akong ready na naka-image, like si Brother Bo, yan yung ano ko, yung usually ginagamit ko. Bakit? Kasi forwarded niya naman yun. Kasama siya ni Mr. Juan Nguyen sa naka-forward. Okay, so ayan na yung ito na yung magiging image or thumbnail image na makikita na respondent. And then, ano naman yung meta title? So, ito yung title na makikita na respondent natin dun sa Facebook post. So, ito yung naka-default, so dapat natin yung palitan. Free IMG ebook download for a limited time only. So, bakit ko sinabi limited time only? So, ano yan? Para ma-push sila to check kung ano yung nilalaman nung ano mo, post mo. Okay? Kasi wala namang mawawala sa kanila kung sa-check nila yung post mo, di ba? So, ang tendency nila na yan is to visit your lead magnet. Okay?
So description, this is for limited, this is for limited time only. So download it. Okay, so sa meta keywords, same yan ng ano, no? Same yan ng pinakita ko kanina sa Facebook page. Okay, kailangan nyo rin lagyan yan. IMG. Tapos, kada keywords, separate nyo with comma. Okay, so you can put many keywords, as many as you like. Basta related siya sa post nyo. Okay, kaya na po magbalak, kaya na po magdagdag. Basta related siya sa ating post. Okay, take note of that. And then, yun na. No? So, check natin sa, pwede nyo siyang i-share sa Twitter nyo kung meron kayong Twitter account. And pwede rin nyo i-share sa Facebook nyo. So, may cases po na nangyayari na ganito, no? So, wala, hindi naman parehas yung ano, yung ginamit kong picture. But ito, yung lumabas na picture. So, ang paraan lang po natin pwedeng gawin dyan is to close yung window na nag-appear dyan. Close nyo lang ulit. Tapos, i-click nyo to. Okay? Facebook crawler. So, sa Facebook crawler, ang gagawin lang natin dito is ito. I-click lang natin yung script again. Okay? Pagkas, so, scrape. Pag na-scrape yan, magpapakita tong image na ginamit natin kanina. Diba? So, ito yung image. Ito yung meta title. Then, ito yung meta description. So, very important po yung mga anong yun, mga entities na yun. So, you need to configure it properly. Then, pag okay na, na-scrape mo na siya, balik ka dito, then click mo again. Check mo kung okay na yung image na nagpapakita. Which is, tama na siya. Ayan na siya. Okay? And then, pwede ka maglagay dyan ng ano, na personal caption mo, no? Na free ebook for limited time. Free ebook download for a limited time only. Don't just share yung itong mismong ano mo, dominate mo. So dapat you need to create yung tawag natin dito yung creative post, yung catchy post, no, na may engage talaga yung respondents nyo na i-visit yung dominate nyo. Kasi kung wala yan, so ano kaya yung post na, no? Para saan kaya yan? So mas maganda, meron pa rin caption. Okay? Yan. Tapos, kung huwag masyado mahaba ah, kasi ang retention span ng ano readers is very small lang, no? So, mas maganda, shorter, mas catchy, yun. Okay? And then, ngayon, kasi pwede mo na siya i-post both sa newsfeed mo and your story, di ba? So, you can check, you can post it, no? And, yan. Copy ko lang to ha, kasi ipopost ko siya sa personal page ko, personal Facebook account ko, then sa ginawa ko Facebook page. Okay? So, una, ipopost ko siya sa aking personal Facebook account. So, huwag niyong palitan niya, then post mo lang. So yan, so check natin yung aking Facebook account. Yan.
So sa first Facebook account ko, i-revisit ko yung timeline ko. Ayan, so yun na yung pinost ko galing Dominate. Diba? So ganun yung pagkoconnect natin ng ating IMG Dominate tool kapunta sa ating Facebook accounts. Okay? Saan pa siya na po? Sa story pa, diba? So check natin yung story ko kung doon. Nandito siya sa dulo. So marami akong pinost niya. Sa dulo. Ayan. Ayan. So, nasa story ko din siya. Okay? So, tapos na tayo sa ating Facebook personal account. So, let's check naman sa ating kung paano naman natin siya i-share sa ating Facebook page. Saan yung muna mo? So, balik lang kayo dun sa window na yon. Then, ito yung kailangan yung palitan. So, may drop-down button yan. So, ipopost nyo doon sa page na minamanage nyo. Yan. So, since marami akong page na minamanage, so, dito nyo, piliin nyo kung saan yung gusto nyo i-post. So, ito yung example natin kanina. So, dyan ko siya ipopost. Tapos, don't forget to check in, ha? Sabi ko sa inyo. Tapos, tag nyo yung ano, tag nyo yung mga friends nyo dun sa post. Dun sa mismong mga friends nyo, yung prospects nyo na gusto maka-view ng post. And then, pwede nyo rin i-configure kung sino yung magpo-post. Okay? Ayan. So, na-share na daw sa Facebook page. So let's check naman. Kung na-share na ba talaga siya. Ayan. So na-share na din po siya sa aking ginawang Facebook page. So, yan, ganyan ka-powerful ang ating IMG Dominate tool. So, ang kailangan lang na, ang mangyayari kasi dito, once na na-post na yan sa page or sa personal Facebook account nyo, pag nagustuhan Facebook friends nyo yung post nyo, i-click nila yung image. So, gusto nilang i-zoom or basahin ano ba yung book na yan. So, ang tendency niyan, mag-open ng new tab yan. So yan, yan na yung landing page niya. Pag prenest niya yung picture, hindi niya makikita yung picture, kundi itong Dominate landing page niyo or yung IMG landing page niyo. Okay? So, ayan. And then, ang tendency, ano ba ang mangyayari pag nandito na sila? So, kung gusto nila ma-download, wala silang ibang choice, kundi magbigay ng details nyo. No. So, pag nagbigay sila ng details nyo, ano mangyayari? Mapupunta sila sa email list nyo. So, magbigay tayo ng example, test. So, test at test.com. Okay? For example, ito si respondent. Ito yung details niya. So, ito yung makikita niya after ng sign up. Okay? So, pupunta lang tayo para makita natin kung may nag-sign up ba doon sa ating IMG, yung landing page na ginawa natin, yung free ebook. Okay? Yan. So, pupunta lang kayo dito sa email blast. Pero may ginawa na kasing bago si IMG, no? Yung makaka-receive ka ng email notification, no? Na meron nag-sign up dun sa funnel mo. No? So, yun yung kagandahan ngayon. Dati, mano-mano pa namin ito chine-check. Okay, so, swerte nyo yung mga bagong members. Okay? Dito nyo ma-check yan. Kung gusto nyo
i-check yung inyong inventory. So, punta kayo ng email blast. Yan. Ito yung magpapakita sa inyo. Since dito ko pinapunta yung mga mag-sign up para sa aking ebook, so, check ko yung laman ng aking list. Yan. So since kaka-register ko lang nung respondent natin, yung dami natin, so andito siya sa pinakauna. Yan. So actually dito makikita mo na kung meron ng ano, meron ng member na ba siya or meron na siyang Kaiser, no, nandito sa list natin. Meron ng ayan, sorry po, naputol kami, no? So, continue tayo. Okay, so dito po makikita nyo yung agent name, kung sino yung last na pinag-registeran, no? Respondent. Okay? So, ayan. So, that is the... Yun ang silbi, actually, nung ating mga lead magnets. Para makakuha tayo ng mga leads natin and kontakin sila. Hindi lang para nandito lang sila sa list natin. So, meron yung email and merong mobile number. Kung same country, of course, we suggest na tawagan like this, Dubai code to, ay Dubai or UAE number to. So, kailangan mong tawagan yan, direct tawagan, check mo kung na-receive na ba, no? Ganyan. Or email, kung hindi mo makontakt sa number, i-email mo, lagay mo sa email blast mo, isama mo sila sa email blast, and ayan, kung nagbigay sila ng full name, no, dun sa pag-register nila, you can search them sa Facebook. Pwede mo silang i-search sa Facebook, no, and then add them as a friend. So, marami pong way. So, yan po ang silbi na ating lead magnets. Okay? Kontakin po. So, ayan. So, dito po, last part ng i-share ko sa inyo aside from the lead magnets, okay, yung ating registration log. Itong part na to. Okay? So, yung registration log is very important for us to know kung nag-register na ba to or meron tong pending registration na ginawa with IMG or with other agents. So, pwede mong i-paste yung nakuha mong email from this list sa email list natin. Oh, may nag-register. Yun na nag-register. May nag-try siguro. Okay. Ah, si Leslie. Good. Galing, Leslie. Nag-try ka kaagad, ha? Okay. So, yan. Marireceive mo yung email mamaya-maya. Okay? So, ito yung details ni Leslie. Complete name niya. So, search ko lang siya sa Facebook kung parehas ng ginamit niya. Or email. Send ko siya ng email. Tapos, pwede ko siya tawagan. So, to make sure na kung meron na siyang registration to other agents, okay, or member na ba siya, pwede nyo siyang i-check dito sa registration logs. Okay? Type in nyo lang yung email niya, then search. So, yan. So, as you can see, meron logs kung saan siya nag-subscribe. Ang dami niya na sinubscribe na links, no? And then, nagpa-member na din siya under this code. Okay?
So I believe this is Resh. This is Resh Bill. So ito si Leslie. Okay? So ayan. So matacheck nyo kaagad kung nag-register na or may pending registration yung ating email respondent. Okay? So that's it for now. Okay? So mahaba-haba ang training natin, no? Lampas 3 hours. So I hope na nag-sync in lahat ng aking diniscuss for tonight. Okay? Kahit ako, nag-inama ako sa first training ko para sa inyo, no? Haba. Akala ko maikli lang yung Facebook page natin. So sabihin, Facebook posts with visual elements such as images and videos are more likely to engage than text-only posts. Mas maganda may visual, di ba? Mas attractive siya. You should always use images of your products or services being used in context that are familiar to your target audience. Mamaya, papakita ko saan mga sites ka